Malamig na malamig na malamig na magandang gabi sa ating lahat, mga friend, mga besh, and welcome back dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome as we are going to continue ito nga ho ang NS Podcast Season 2. Yes, good evening! Grabelicious naman! Diba? Oh, malamig na gabi. At kakasimula pa lang ng Disyembre. Ramdam nyo na ba ang lamig ng panahon? Baka ang ending, ang Pasko nyo, maging malamig din ang puso. Kasing lamig ng puso nyo, ha? Oo, wag ganun. Oh, ito na muna tayo. Shoutout muna tayo. Kina Ice De La Rosa, hi Ice. Kay Jerome RMC, kay Gray, hi Gray, good evening. Kay RR, hello, good evening. Nandito na rin syempre si Butch. Nandito na rin, sorry, akala ko may nagtatawag sa taas eh. Hi kay Cara Marinas. Kay Ina Villacorte, siya ang yellow outfit with jacket palabano. Oh, malamig eh. Pero ang aking guest for tonight, naka-blue. Parang nilalamig din. may ano eh, oo. Ramdam na ramdam ko na single ako, oo nga eh. Pero mamaya yan, ating pag-usapan yan mamaya dahil isa pa sa dapat yung abangan. Tonight, ang ating guest reveal. Sino kaya tong anim na ito na magpupuno sa susunod na linggo? Yan ang dapat nating abangan. Guest reveal is about to happen tonight. By the way, Highway, today is December 1. Baka maparami ako ng daldal, hinahin ko lang. Ha? Baka mamaya sobrang daldal ko ha. Today is December 1 and today is World AIDS Day. Ayan. So, ngayon ang araw para siyempre ma'am, kung natunghayan niyo yung sa Ward 448, yan yung kinamami Ray na theater production,
ito yung tumatalakay din also sa AIDS and also sa HIV. So today is World AIDS Day. And yes, kung napansin nyo po, red na red yung Christmas light ko for today because we are going to give way, 'di ba, dito nga sa World AIDS Day. So eto na. Ito na yung tamang panahon, tara na. Aarangkada na yung team. Ito na tayo, guys. Sabi dito naka-yellow tapos bagong gupit. Oh, ito na tayo. Simulan na natin as I am going to talk. Ito nga pala, guys, ang guest ko for tonight. Writer, producer, director. Tatlo ang i-describe natin sa kanya. Ito yung kanyang mga, ito yung nagmula from being a writer and producer hanggang sa ngayon nakapag-produce, ngayon nakapag-direct na siya kaagad. Diba? Sa ika-apat ata. Hindi ko alam kung ika-apat na ba na ito na BL ng Bay Plus or ng Bay. Tingnan natin. As I am going to talk, kakamusahin na natin maya-maya lamang. Siyempre, sabi ni John Mark dito, tama ang hula ko si, ano, si Sir Arn nga for today's video. O yan. O sige. Hi kay Joel Guevara. Eto na. Eto na tayo. Aarangkada na tayo and let's talk to the director, the writer, and the producer ng upcoming BL series, ang si Andy, si Lauren, o si Peng. Let's talk to Mom Si Arn Palencia. Pero bago yan, let me play the video. Hi! Good evening, Ma'am Si Arn. Hello! Yes. Magpakilala ka muna sa ating mga viewers, Ma'am. Magandang gabi sa lahat ng nanonood dyan, sa lahat ng sumusuport na kay Kuya Nate dito sa NS Podcast. Alam kong na-miss ninyo ang segment na to sa YouTube ni Kuya Nate. And of course, sa aking mga anak-anak sa Bright A Plus Entertainment, and sa lahat po ng ating babies dyan, good evening po. Pasensya na medyo I'm not feeling well, pero kakayanin natin ito. Yes, kayanin talaga natin for tonight. Ito, at ito nga, sabi dito ni ano, sabi ni Joel, na all fresh. Oh! Ipaglapit namin ang mga mukha namin, mas fresh talaga siya. Oh, fresh in blue ka daw, sabi ni Rappi, oh, dito sa comment section. Oh, diba? Oo nga eh, blue tapos yellow, o diba? Parang ano, pang blue and yellow tayo for tonight. Magkalaban, sorry. Ay, uy! Hindi ganyan, ma. Ay, hindi ba ganyan? Walang ganon. Magulat ka kung ako'y nakared talaga. Nako, Republican Democrat. Amerika pala. Ang fresh na mami, parang kagabi ano ah. Sabi ni RR dito. Hello. Ayan. Hi R. Parang kagabi daw kasi hindi ka fresh. Ganun ba? Ah, talaga ba RR? Oh, ito na nga tayo. Ma'am Si Arn, ako, ito na nga, simulan natin. So kamusta ang isang Ma'am Si Arn? Okay naman ako. Medyo yung mga nakarang araw, struggling kami buong team kasi nga malapit nang ipalabas yung pilot episode namin, di ba? So nangangarag na talaga kami. Mm-hmm. Pero we're doing all our best para mabigyan kayo ng isang magandang palabas ulit mula sa Bright A Plus Entertainment. Di ba? Saka, oo nga. Ano ang tawag dito? Patapos na kasi yung taon. Medyo ano, mahirap din kasi 'di ba sa mga hindi naman nakakaalam, open book naman ang Bright A Plus Entertainment, 'di ba dati? Tatlo kami. Tapos ngayon mag-isa na lang ako. Para may lungkot yung boses doon. Oo nga. Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? tapos wala kaming director. Sabi ko kailangan ako na lang yung mag-direct nito kasi ano, anyway, ang tawag dito,
Kasi Nate, nabigyan ako ng opportunity to help these kids during the pandemic, di ba? So, hindi ako nagdalawang isip na ipagpatuloy yung ginagawa namin dito sa Bright A Plus Entertainment. Bakit? Kasi di ba, syempre it would have been the worst time na ipagpatuloy pa tapos gumastos ka. Pero for me kasi it was the perfect timing also to prove to them sa mga bata how genuinely yung care ko for them, kung paano yung pagmamahal ko sa kanila. And yung gusto ko na yung pangarap ko para sa kanila na matupad yung mga pangarap nila is mangyari din. Ayun, at nawala po siya. Oo. Ma'am, nasaan ka na? Oh my gosh, ang ganda ng kwentuhan, siya pa'y nawala. Oo nga. Alam, nawawala siya. Pakisabi po doon sa tumatawag kay Ma'am Sharon, wag po munang tumawag. Please lang po, yung may gusto pong tumawag, wag na po munang tumawag. Hala! Hoy! Struggle is real. Teka lang, kakakambak lang natin eh. Mas ganito ang internet, ano to? Sino ba si tumatawag? Bakit kasi may tumatawag ba? Wala sa akin. Sino ba? Wala ba natawag sa'yo? Ah, wala talaga. Hello? Yun so, signal mo yan, Kuya Nate. Yan po talagang struggle ni Mommy Arn lately, oo nga. Tatay po ba namin yan? Oo. Oh, ito na tayo. Rinig mo ako, Mams. Yes, Kuya Nate. Okay, akala ko hindi mo ko marinig. Masakit ang ulo ko. Take bomb na ba ako? Ha? Hi kay Benjo Montizo. Hello, good evening. Hi, Ben. Oh, as you were saying, kanina kasi, di ba parang sinabi mo nga na parang natulungan mo. Tuloy mo yon. Ayun na, hindi ako nanunumbat ah. sinabi ko bang manumbat ka? Diba? Kailangan ko umalis, pumunta ng States para sa pamilyang to. Anong drama? Ay, nandito si Pauline. Hi, Pauline Peralta. Good evening. Ayan. Hi, Pauline. Going back tayo. So, before itong Bay Plus or before itong Bright A3, sino si Ma'am Sharon? Si Ma'am Sharon, malandi. Nabuko din. Ano, isa sa kasi di ba tatlo kaming nag-start ng Bright A, Bright A3 pa dati, Bright A3 Entertainment. So, ganun pa rin naman, busy, di ba, helping the kids to reach for their dreams, ganyan. Yun nga lang, tatlo kami, kaya hindi pa ganun kahirap. Imagine ngayon, isa na lang ako, tas 11 yung mga batang hawak ko, di ba na. Oo, para ka nag-alaga ng isang para ka nag-alaga ng isang special class sa college. Sabi ko, paano ko sila bibigyan ng pagmamahal at suporta na pantay-pantay, na walang mag-iisip na bias, na may favoritism, na ganyan, di ba? So, di ba? Mahirap siya talaga. Pero ginagawa namin yung best namin. Oo, ang sama ni Joel, Barbie girl ako. Pero yun nga, kasi ito na, pasok tayo dun sa mga nasa research na, mga researcher ko dito. Nag-insurance company ka dati? Ay, ang galing naman ng ano mo. Totoo? Ang galing naman ng researcher mo. Actually, until now, insurance company pa rin ako. So sa Philippines, I work for an insurance company pero accounting. So dito, bukod sa Bright A Plus Entertainment, nag-office, nag-work din ako dito, pero insurance din siya. Insurance pa rin. Ano to, work from home or on office? Ito na nga. Sabi ko sa'yo, time management is the key. Di ba yung nagka-pandemic,
So nung nagka-pandemic, work from home. Pero now that you ano, unti-unti nang bumabalik sa normal, 'di ba? So pumapasok na kami 3 times a week. Mm. Pero katulad nito, 'di ba, nung going back tayo nung ano na nung shooting na ng mga iba't ibang mga BL series. Pero syempre, 'di ba, umuwi ka dito. Like yung isa sa mga like itong sa si Andy, si Loren, yung Disturbia, Can This Be Love? I know, umuwi ka nun. Paano mo na-manage yung time while you're in the Philippines tapos nag-go-work ka? Alam mo, minsan ang hirap talagang sagutin ng ganyang tanong. Pero for me, isa lang ang sagot dyan. Wala ko, naguluhan ka, no? When you are passionate of doing something and you love what you do, laging may paraan. And ayun, lagi lang siyang ano, time management lang. Siyempre, kahit naman nagwo-work ka dito as full-time employee, meron namang mga leave yan. So, siyempre, kumbaga, siyempre sa calendar, ako, since ako rin naman gumagawa ng mga schedules, ng mga tapings and all. So, ako siyempre yung nag-ano niyan kung mga kailan ba namin ito ititaping. So, by that time, siyempre, titingin namin ako ng murang pamatay pa uwi ng Pilipinas. Tapos, magtatry na rin ako magpaalam ng leave sa boss, diba? And yung mga ano kasi dito kasama ko, yung actually yung pinaka-boss ko rin dito is Pinoy. Very supportive of what I do. So, alam naman. So, fan din siya ng mga creations mo dito sa Bright A+. Hindi. Alam mo, hindi talaga. Alam mo, sabi nila, diba? Sa totoong buhay, kung sino pa yung mga friends mo and family minsan, sila pa yung hindi susuportahan ka. Totoo yan. Oo. Kasi yung mga, kahit yung mga close friends ko, parang wala nga silang pakialam sa ginagawa ko eh. Diba? Sabi nila yung strangers pa daw yung makaka-appreciate ng mga ginagawa mo, maiintindihan ka, they will love what you do. Pero sa mga nanonood ngayon guys, kahit hindi kayo suporta ng inyong family or friends, as long as you're happy sa mga ginagawa ninyo and para sa pangarap ninyo, ituloy nyo lang. Kahit isa lang yung naniniwala. Oh, akala ko nga if you're happy and you know, clap your hands. Clap your hands. Pero ito nga, going back tayo, so syempre before ka mag-insurance o bago ka pumasok sa insurance company, ano yung tinapos mo sa college? Ano? Parloring. Is it? Ito to! Sumakitigla yung ulo ko dun ha. Accounting. Graduate ako ng accounting. So inline because talaga. Yes. Dahil? Pero pinakagusto ko talaga, mass comm. Pero dahil mahal nga talaga natin yung mga... Yes, di ba nga ganun tayo? Kapag galing ka sa pamilyang alta. Sorry, kung ano yung gusto ng pamilya mo. Sabihin sa'yo ng daddy mo, hindi, kailangan mo magtapos ng abogas siya, o kaya doktor, o kaya accounting. Eh, ako, hindi ko yung gusto yun. Ko hindi ganyan sa akin. Ano sa sabi ano, sa akin, ito, magtapos ka ng eduk. Magtapos lang ako ng education, yung katulad nung ano, yung sino kaya, ba nagtapos iba yung education gusto mo, no? Oo, pero iba yung gusto ko. So, ayun nga. Tapos, mamamatay na kasi yung papa ko that time. Ah, namatay yung tatay mo that time? O, mamamatay na siya. Hawak-hawak yung kamay niya. Sabi niya, anak, kailangan magtapos ka ng CPA accounting. Sabi ko, ano ba naman ito? Ginagawa pang dahilan yung course ko bago matigil. Kasi, syempre, susundin mo, tatay mo yun, di ba? Oo, kasi yun yung habilin niya sa'yo eh. Oo, ano ba naman yan, diba? Tay? Gusto ko nga, maskom, kasi nga bakla ako. Ayun. Ginawa ko pa rin. Oo, nandito na siyempre si Ma'am Shiarn. Ay, si Ma'am Shiarn. Si Ma'am si Ma'am Mars. Sorry, Latang. Magkakatawa Latang talaga kami ni Mami Mars. Sorry. Hi, Ma'am Mars. Good evening. Alam mo, triplet kami niyan. Si Mami Mars, si Mami Dora, si Mami Arn. O, okay na. Para hindi na kayo nalilito-lito. The Mami Trio pala to. Ano kami eh? Magandang buhay! The Mamshies. Kami talaga yung Mamshies. Oo.
Diyos ko. O, going back tayo. So, syempre, after few years, o, pihit na tayo papuntang present. So, may mga tinulungan ka pala during pandemic dito sa Laguna. Ay, paano nyo nalaman yan? Dahil matinik ang research team. Hello! Ang tawag dito, nung dumating ako dito sa Singapore, sabi ko talaga, ano, hindi naman sa pagiging mayabang or what, pero sabi ko talaga, gusto ko yung buhay ko maging ano, fulfilling, ganyan. So sabi ko, medyo mahilig kasi ako sa ganun, di ba, nagsishare ng blessings, ganyan. So, hindi lang siya during pandemic. Every time na birthday ko or Christmas, basta mayroon parang medyo okasyon. Tinutulungan ko yung mga kids sa Calawan, Laguna yun, guys. Kaya kung gusto nyo tumulong, ang pangalan nila is ano, Kids Tommy Make It Happy sa Calawan, Laguna. Mga 300 kids yung binibigyan natin ng mga pagkain dyan. Oh, wow. Ang dami. At saka ano ha, good thing na nakakatulong kayo during pandemic. Kasi ang dami talaga mga bata ang ano eh. Marami talaga mga bata ang naging, let's say, marami naging malnourished that time. Diba? Totoo, even nung nag-start yung pandemic, diba? Naranasan ko kasi siya ni. Naranasan ko yung mga araw na, alam na, iyak ako. Yung may isang buong araw na wala kaming kain. Naranasan ko yan. Kaya alam ko yung pakiramdam ng hindi nakakakain. Hello? So gaano kahirap yung buhay niyo noon? Since sa pagkakasata mo ng childhood. Until now, alam nyo ba, yung parents ko, kahit pwede naman nang tumira sa ibang bahay, like sina ate, kasi may mga hindi naman sa pagmamayabang, may mga condo units na may bahay na sa Cavite. Sina mama, nandun pa rin sa lugar namin sa Pasay, kung saan kami lumaki. So, it's a squatters area, guys. Ano siya, slum talaga siya, na may malaking ilog, ganyan. Tapos, ayun, dun ako lumaki. Alam mo ba, na kumakain kami, masaya na kami kapag may toyo at mantika, inuulam namin yun. O hindi nyo alam yun, rich kid ka kasi. Alam ko yun, kasi naranasan ko rin yan dati. Ganon. Minsan bagoong, minsan kape, masarap na yun. Yung kanin may kape, tapos o kaya minsan sugar, o kaya Milo. Ayun, naranasan namin yun. Grabe pala noon. Kaya ganun ako mag-appreciate ng blessings. Pero ngayon, 'di ba? Tingnan mo naman. Ngayon ang kinakain ko na hotdog pero hindi na uubos. Hilaw. Sorry. Masakit 'yan. Eme. Busold na. Busold na daw sabi ni ano. Nakakamiss yung Milo na may kanin. Ah. Yung Milo na may kanin hindi ko pa naranasan 'yan. Masarap. Pero yung mga instant noodles talaga. Masarap yung kanin at kape. O yung, ito relate ang marami dito. Tama? May nagwawalis na sa comments. Oo. Sige Sorry. Lang dyan, Mark, magwalis ka lang. Kaya alam nyo ba yung isang sunny side up na egg, dati tatlo kaming maghahati-hati doon. O ngayon? Ngayon buo na ang itlog. Parang may kaya kalat. Ka natin bumili ng buong itlog. Oo nga naman, di ba? Teka. At parang hindi ko kinain. Oh, ito na. Ito na tayo. Fast forward na tayo ngayon. Dalawa pa ang itlog. Minsan tatlo. Ay! Bakit? Abnormal Bakit pala. Bakit tatlo parang iba yan? Ngayon lahat ng itlog gaya na nila. Ma'am si Arno. Sige, Tumanda kayo pag kayo na nandito. Ay, ano yan? Ano daw? Mabait ang team. Ah, sana mabait talaga yung team. Oo. Kasi ito hindi, talaga. Hindi, pahirapan nyo. Okay daw, papahirapan daw. Mabilis kausap ang team eh. Sige. O, ito na nga. Ang Bright A3 noon, nabulol ako bigla, di ba? Ang Bright A3 noon, nakakapag-produce ng iba't iba mga series. Before yung first mismo, tama, no? Yung Love Is, di ba? Yung paano kaya kung ano?
yung PKKP. Di ba doon nagsimula lahat yun eh, yung Before Love Is hanggang ngayon, di ba? So paano niyo na-handle yung ganung klase ng pagpo-produce ng iba't ibang mga BL series? Handle with care. Ah, yan ang gusto na. Iba yan. Iba ba yan? Hindi, ayun nga, like what you mentioned a while ago, Before Love Is, ayun nga, may paano kaya kung tayo. Actually, bago magpaano kaya kung tayo, Jack and Jill muna. And yung kay ZK na series, yung A Story to Remember, na hanggang ngayon, hindi pa rin ma-release-release. kami din na nag-produce noon. Pero hanggang okay ngayon, kami, kayo pa rin ang nagpo-produce. Oo. Okay. Kasi hindi ko napansin eh. Sorry naman. Okay naman kami. Kasi yung dalawang A, mabait naman talaga si Kuya Arman pati si Kuya Allen. Until some circumstances na happen. At kanina guys, sa mga nasa comment section natin, nag-usap talaga kami kanina niya sa backstage. Wag na natin i-share dito sa live. Oo. Kasi yun nga, no? Ah, ito daw, may nagtatanong dito. Ang tanong, anong kulay ng itlog? Mas masarap yung pula. Kasi maalat. At saka yung amoy niya, di ba? Malapit sa... Anong malapit saan? Saan? Saan malapit? Teka, kumakalat ha? Ito na nga, so ito na tayo. Nagpalit na ng cast tapos ng title, di pa rin ma-release. Sabi ni John Mark. True, Kuya John Mark. Eh di, sorry na. Sorry na. Hindi kasi oo. Ano, yung mga original na tao doon, like yung mga writers, mga editor kasi, talagang mga naging busy na, as in umalis na. So, ang struggle nila is nag-aant ng mga prod talaga. Pero, don't worry, malapit na rin yung ilabas. Oo. Ako, nakaabang na. Nag-aabang talaga tayo. Nakaabang trailer niyan eh. Diba? Oo, napanood ko nga rin yung trailer niyan. Pero ano talaga, aabangan na lang natin kasi pang ilang trailer na nila yan. Ano? At saka, ang dami nang pumalit na artist. Oo, pero si ZK hindi pa rin. Siyempre siya ang bida. Oo, di ba? Parang si Gary. Oo, parang sino nga ba yung kapartner niya dapat doon? Si Romel ba yun? Si Romel. Dapat si Romel yung kulot. Ngayon, ano na siya? Flight attendant na siya. Oo. Nako. Pero ito na tayo. So ito na, nag-start kasi talaga bilang Bright A3 noon, ang Love Is The Series. You became Georgina. Hop, teka lang. Yung no, mic no, ko, no, 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 no. No. Eh di no. Basta ang alam ko talaga dito nagsimula yung Georgina role mo eh. Diba? Tama ba? Salamat. From Georgina to writer hanggang producer, ikaw yung nagkaroon ng maraming role doon eh, diba? Pero ano yun, ano yung hindi mo malilimutan during those days sa Love Is? Sa Love Is, very memorable talaga yung Love Is. Kasi syempre yun yung unang-unang kwento na sinulat ko. Diba? Tapos, doon kami nagkaroon ng mga supporters na mga international. Doon ko nakilala yung mga ibang artist, di ba? Na ngayon, nandito pa sa B, yung iba, wala na. Tapos, imagine ako yung nagsusulat, ako isa ako sa nag-produce. Tapos, kailangan ko rin mag-taping on my own kasi nasa Singapore ako, di ba? So, ginambala ko yung mga friends ko. Grabe, para lang tamahan ako mag-shoot. Grabe. Oo. Kaya, very ang supportive challenging naman nila. Supportive in fairness. Oo. And then ito na, flash forward. Fast forward tayo sa
dito sa Pay-ibig. Yung Pay-ibig ang kauna-unahan nyo na BL as miniseries. Diba? Tama ba? Yes. And then, yan yung, ito, hindi ka pa rin umuwi sa Pilipinas nun, no? Hindi pa. Hmm. So, ano yung, ano doon? Paano ninyo natutukan ito? Especially, you are also part of the production as a writer. Ayun naman, nandun si Sir Allen, pati si Sir Arman. Tapos, madalas, tatawag sila sa akin to check kung okay ba yung ganitong atake, okay ba yung ganitong kuha. So, very, kumbaga kahit malayo ako, very virtual, pero hands-on din naman. Kasi nga, since ako din naman yung nagsulat, gusto ko, syempre, maayos din nilang magagawa yung gusto ko, di ba? And medyo mahal ko din yung PEB kasi medyo malapit sa akin yung kwento nito. Kasi nga, di ba, isa siyang OFW na tanga-tanga sa pag-ibig na binibigay lahat. Oo. So, ikaw, kung ikaw ay nakarelate, sino ka dun sa mga character na yon? Si Doines. Lalayo pa. Lalayo pa ba tayo? Oo nga naman, no. Oo and nga pala. Mahalaga, alam mo, mahalaga din to kasi nga it tackles also about HIV awareness. Eh meron akong dalawang kaibigan, 'di ba, na may dalawang kaibigan na namatay because of HIV. And the reason why the character's name, yung kaibigan ni Doines is Alfie and Pouchy. Kasi tribute ko yun sa dalawa kong kaibigan. Name talaga nila yun. Ah. Alam nila yan. Alam ng mga bae. Okay. Ah, at saka talaga sinakto na ano ha, na ganitong buwan i-release yung Pay-ibig last year, no? Yes. Sabi ko naman sa iyo hanggang kaya naming i-connect sa mga occasion and ano, 'di ba? Oh, katulad ngayon, i-connect niyo sa ano, Pasko. Kasi Christmas, yes. Kwento ko ng pamilya about Christmas tong ALP later. Mm. Pero mamaya pupunta tayo dyan. Yung Can This Be Love? Ito yung time na nakauwi ka na sa Pilipinas nito, no? Oo, ito yung nakauwi ako ng Pilipinas na naranasan ko yung talagang ano, actual na production na ang hirap pala. Diba? Tapos, ano, basta ang daming mahirap. Yun na lang. Mahirap. One word to describe pala to. Wait. Nakakatuwa kasi may mga ibang sequences dyan. Ako din nagdirect. Kasi tinulungan namin si Greg. Oo naman. Ano yun? Ah, para naiiyak ata si Gray. Gray, kamusta ka dyan sa baba? Uy, guys, panoorin nyo naman yung Can This Be Love. Yung Can This Be Love yung medyo hindi mataas yung views namin. Kasi nga, paano ba naman may manonood? Hindi naman gwapo yung cast namin. Di ba si Mami Dora, hindi naman kagandahan. Tanggap naman namin yun. Pero yung story, guys, panoorin. Oo, kasi minsan hindi na nakabase talaga sa character. Eh, no? It's all about the story na lang. Pero, yeah, appreciate pa rin natin. Oo, diba? I-appreciate hindi, pa rin pero, natin ang gawa ng Bright A+. Oh. Hindi, pero kasi for other ano BL fans, diba? Aminin natin na talagang yung iba kasi, once na makita nila na parang gwapo yung mga character, doon talaga sila na-entice manood ng isang ano, diba? Ng palabas. Oo. Pero pag nakita nila na parang, ay, hindi naman mga gwapo yung mga character, ganyan. Parang i-judge ka na nila, wag na natin panoorin yung ganyan. Kaya dun ako humihingi ng ano, ng paumanhin. Ng paumanhin. We can only do so much. Chari! Hindi, humihingi kami sa inyo ng chance na alamin nyo yung story. Kasi maganda yung quote. Oo, diba? About ano, 'di ba, yung parang isang binata na nagmahal ng medyo may edad na sa mga may edad na may pag-asa pa. True. Kaya guys, panoorin niyo po ang Can This Be Love. Kahit tapos na. Wait lang, may Lion King daw sa cast. Sumbong kita, sino 'yon? Parang kilala ko 'yon. Parang kilala ko 'yon. Teka lang. Magbablock lang tayo ng isa. May mga pumapasok sa comments. O, ito na tayo. Pero, ito ha, before tayo pumunta sa Disturbia, tsaka si Andy, si Loreno, si Peng, may mga natanggap ba kayo sa production na
na parang, ay, ang pangit ng ganito. Yung parang, alam mo, yung parang low-key bashing. Oo. Oo naman. Sa inyo, di ba? Yung mga sa reaction. Parang ako, very, ako yung una na haya. Hindi, very, ano, to be honest, very open talaga kami dyan. Kasi even us, alam naman namin during the post-production, alam namin na magkakaroon ng problema sa ganito, sa audio, sa ganyan. Mm. Aware talaga kami doon. It's just that we have to release it, di ba? Kasi wala na kaming magagawa. I mean, na-shoot na siya. Kung mahina yung audio, hindi natin pwedeng mag-invento ng audio na ilalatag doon. Kung medyo madilim yung ano, hindi na rin natin. Wala na tayong magagawa. So, talaga... Hindi naman magagawang i-ano, itaas ang brightness. Baka mamaya maging... Hindi na makita, di ba? Maging white lady kaya, naman si Mami Mar. Kaya pag nanonood kami ng reaction nyo, pati ni na Mami Ray, talagang alam na namin and we appreciate it kasi talaga namang constructive naman talaga namin yung tinitingnan and kinukuha. And talagang because of that, sa mga ganong feedbacks, di ba, tinatry namin yung best namin. Kaya this time yung ALP, sana medyo maayos naman na siya compared sa iba. Ano, pero ito ha, outside sa amin, Diyos ko, ito, itatanong ko talaga to, outside sa amin ni na Mami Ray, sa inyong mga sarili, meron. May mga ba? Meron talaga. Meron. Ano yung hindi naman siya nawawalang comment? Lion King si ano? Talag, yun ba? Yun ba yung pinaka-comment? Hindi, I mean, ang mga, alam mo, hindi ako nagbubura ng mga comment sa videos. As part of, especially, as part of open criticism. Oo, especially kung super ano na talaga, parang super foul na. Kasi na makaka-apekto sa artist, binubura ko. Pero like, kunwari, ang pangit naman ng ano, ang sabaw naman ng acting ni ganito, ganyan, parang ang pangit naman ng bida, ganyan. Hindi ko siya binubura para makita din ng mga nagko-comment na parang, eh bakit, ba't ka nanonood, hindi naman pageant yung pinapanood mo, it's a series, di ba? Di ba? Ayun. Tsaka wala ka sa pagandahan na sa kwento ito. Diba? Hi kay CJ. Good evening. Ayan. Kanina pa kami kaway ng kawayo. CJ, baka hindi mo lang napapansin. Oo. So ito na. Disturbia, 70,000 views. As of this moment. At tsaka yung si Andy, si Loren o si Peng, malapit ng ilabas. May mga natatanggap pa rin kayo dito na mga... ng mga bashing sa labas namin, ha, sa labas namin. Oo. Sa Disturbia, so far parang wala pa akong nababasa. Mm-mm. Pero ang nakakatuwa dito sa Disturbia, Nate, alam mo ba, ito talaga yung literal na tatawagin namin experimental project. Kasi talagang hindi namin in-expect na magiging ganong kaganda yung story niya at all. Kasi, like, sabi ko, uwi lang ako ng Pinas, magti-team building lang kami and bonding. Hanggang sa itong Joel Guevara, nananahimik kami, nag-suggest, gumawa tayo ng short film, Mami. Ganyan, para naman, nandiyan siya nanonood. Gawa tayo ng short film. Oh. Sabi ko, ha? O sige, since mag, sabi ko, sige, para in time for Halloween, sabi ko, edi horror. Gawa-gawa kami ganyan. Tapos yung time nga nag-shooting kami, alam mo ba, kami nga nagiinuman lang. So, ang pinakakawawa dyan si CJ. Dahil? Na Joel, tina Bench. Pero hindi namin talaga in-expect na magiging maganda yung story niya. And kasi nga, ginawa din namin tong Disturbia. Dahil diba, bago sina Arwin, si Rob, pati si RJ. So sabi namin, ito yung ano nyo, parang pilot project nyo at least sa Bay. Diba? Tingnan natin kung magaling kayong umarte o at least mapapanood nila. Diba? Eh diba, ang gagaling naman in fairness. O ang galing ni Arwin. Ang galing ni Rock, ni RJ. Si Rock nga, tawag ko sa kanya, New Chris Aquino, kasi yung mga galaw ng mata niya, malafong soul. New Chris Aquino ba? Oo, tapos yung baliw-baliwan ni RJ, o diba? Tapos yung iyak ni Arwin. So, nakaka-proud tong team ng Disturbia. Pero alam mo ba, hindi mo alam, bago i-release yan, grabe yung sakripisyo namin dyan. Tapos ilang awa yung pinagdaanan namin ni CJ. Hanggang doon na lang. Paalam. Galing din po ng director. O nga, kasi ang director that time, si CJ talaga. Yes. Tama, no? Pero ano yung mga na-encounter nyo na struggle while shooting on that? Especially, take note ha, horror ito.
Baka may mga nagparamdam ba? May mga ganyan ba na nangyari? Or wala? Parang may nagparamdam. Parang si Cyril sumabit ato sa ilawan tapos munti ka ng malaga. Tapos minsan may mga wala namang tao sa CR pero sarado. Parang ganun. Malamang kaya nga sinarahan kasi baka may mga... Hindi, pero may parang anino. Ah, talaga? Tapos tingnan mo, di ba yung may ibang part sa audio na parang ano, yung bandang dulo, di ba, ano na, medyo mahina na. Mm. Kasi full yung battery namin, pero bigla siyang humina. So, talagang may ano? Kasi talagang medyo creepy, medyo matanda na rin yung location. It's ano eh, sa ano siya, Antipolo. Medyo creepy, pero maganda rin naman. Ay, oh, may sinasama si John Marquez. Ay, ito pa pala yung struggle namin. Nakakaloka. Eh, di ba may eksena kami na may lalakad na paa na may dugo? Diba? Itong si Mami Dora sa sobrang sipag. Yung mga ketchup na nagkalat dun sa hagdanan. Oo. Inanuhan niya, inispray niya ng alcohol para malinis. Tapos ginanong-ganon niya. Namuti. Namuti yung tahig. Yung mamahalin yung tahig parang gawa sa Nara or Mulabe na ano, kinabutter ko. Lumang bahay yan eh, no? Oo. Lumang bahay, kaya? Sabi na, Mami, yung pagpapagawa dito, mahal pa sa gastos natin sa Disturbia, bahala ka dyan. Sinakabahan na si Mami Dora. Alam mo yung kulay ni Mami Dora, di ba, medyo ano siya, morena. Namuti. Namutla ba? Buti na lang mabait yung parang caretaker. Burnies lang pala ang katapang. 500 pesos. O, ikaw na mag-burnies. Diba? Pero kasi talagang nasira yung kulay ng ano. Kasi, pero nung umalis kayo doon, namuti talaga siya? Or parang hindi na siya nabarnisan? As in puti. Hindi. Kumbaga sila nilang magbabarnis. Pero kumbaga nasira talaga yung doon. Ang bait niya. Oo, ang swerte niyo nga kasi may ganung mabait na ano eh, na may-ari ng bahay. Tapos ito, alam ko hindi niyo napansin or baka dinirman niyo na lang. 'Di ba yung ginamit naming parang lubid na papatayin si ano si Arv? Wala kayong mahanap, be. Straw 'yon, straw malambot. Imagine makakapatay ng tao, straw. Sabi namin, makakaano naman? Makaka-choke naman 'yun. Makaka-choke. Pero hindi naman yung tipong kasi mas yung lubid na parang ano tawag sa nut na yon, mahigpit eh, pero yung straw kasi pwede kang maano pa kasi pwede siya mapigtas, di ba? Pag sinabi. So sabi namin, bahala na sila. Diliman mo yan, CJ, ganyan nga. Pag napansin nila, very good. Pag hindi, happy. Ay, ang swerte nyo, hindi ko napansin. True. Ganyan ako kagaling yung hindi ko mapapansin talaga lahat. Hindi kasi busy ka sa ibang bagay ata that time. Kaya... hindi yun naman. Nag-react ako nun eh. Tama ba? Nag-react ako ng short film mismo pero hindi ko talaga siya napansin. Magagaling din po yung puyat po naming cameraman. Magaling na DOP. Sino yung cameraman mo ba? Si Joel, alam mo ba? Nakaganon yung camera pero tulog na nakaganon. Aba, matibay. Huwag ka. Only on kaya day. Nakaka-proud yung mga yun. Kaya guys, at moms, tama only on na. Day. Yeah. Kaya guys, tama na, huwag nyo nang panoorin yung Disturbia kasi 70,000 na hindi namin ine-expect yan. Ang panoorin nyo yung Can This Be Love? Kawawa lipat naman kayo after nyo panoorin. Di ba, pagkatapos nyo panoorin yung Disturbia, atras muna kayo ng isa. Oo, ganun lang yon. Para mapanood nyo talaga lahat. Oo, diba? O, ito nga tayo. Si Andy, si Loren, o si Peng. Paano ka nag-come up dito? Paano nga ba ako nag-come up dyan? Wala lang. Hindi, I mean, paano ka nakapag-come up na yung ganitong klase ng concept ng story? O, dito man lang ito maririnig, Nate, ha? Kasi wala pa akong ibang mga nasasagot na interview. Atin-atin lang ito, ha? Oo, dito lang yan. Exclusive dito, exclusive.
Kasi magkakaibigan kami. So, mga kaibigan ko sa Pasay. Tapos, nangyari sa amin yan na parang tatlo kami, may gusto, nagkagusto kami sa isang lalaki. Medyo, sa mga nakanood kasi ng teaser and trailer, di ba? Medyo hindi nyo nakuha yung kwento, di ba? Pero ngayon nyo lang malalaman na yung Andy, Lauren, and Peng, si Andy pati si Lauren pati si Peng, magiging love interest sila ni Kobe. So mag-aagawan silang tatlo doon sa character ni Kobe. Kaya ba dun sa trailer? Kaya ba dun sa medyo end ng trailer eh halos anuhin nila si Kobe? Oo, tama at saka ba? Diba halos si RR minukbang lahat? Grabe yung minukbang lahat. Oy, grabe siya. So, ano yon, medyo nakarelate ako doon kasi nga parang tatlo kami magkakaibigan, may isa kaming gustong lalaki, gano'n. So, di ba gano'n naman, parang minsan kaya tayo nakakapagsulat kasi based sa mga nangyari sa atin sa buhay natin, sa mga experience natin. Mm-hmm. So, yun yung inspiration talaga ng si Andy, si Lauren, and si Peng. Na, so, lahat ng yun, namukbang mo rin. Hindi. Tatlo kami magkakaibigan ni na gay. So, isang lalaki lang siya. Ah, pero so, at the end of the day, hindi tayo sure. Ako ata si Andy, yung maraming pera pero hindi nakukuha yung gusto. Ha! Ay! So, ayun. Oh. Pero diba, parang at the end of the day, kumbaga, kahit ano man yung mangyari, diba, syempre, magkakaibigan pa rin kayo, pamilya, so, bigayan lang and intindihan. Kasi ang mananayag pa rin sa dulo is yung love ninyo sa isa't isa bilang family. At saka, ma'am, nakakatuwa lang, no? Kasi, itong ALP kasi, teka nga, katatawa ko sa comment ni CJ. Tapos alam mo ba, Kuya Nate, yung si Lauren and si Peng, yung title niya kasi, alam mo ba yung kantang si Ida, si Lorna o si Peng? Oo, ni Marco Season. Oo, so doon yan. Doon ko naman siya kinuha. Ang luma natin. Si Ida o si Lorna o si Peng. Di ba? Sabi ko sa'yo marami ako. Puso ko. Hindi naman kasi magkamang kumuha ng mga inspirasyon. Ah, so doon mo talaga nakuha yung inspiration ng title? Yes, kasi sabi ko, ang hirap naman kung ang itatitle ko, tatlo magkasalo, kaya apat dapat, ganyan, di ba? So sabi ko, gamitin na lang dati yung, naisip ko, sabi ko, ay parang may kwento dati na, ang kwento naman kasi ng si Ida, si Lorna, si Pe, parang tatlo naman silang babae, di ba, na nagkakagusto sa isang lalaki. So sabi ko, edi, baliktarin natin, tatlong bakla ito, tapos isang lalaki yung pagkakagulukas. Tapos, ang usapan. Doon ko ginawa yung pangalan na dapat medyo hawig. O sabi ko, ay si Ida dapat kung lalaki, si Andy. O, tapos si Lo, oo, si Lorna gawin natin. Parang mga male Lorna version eh. No? Oo. Ayun. Oo. Yun. Oh, exclusive yun. Lang dito yan ka. Oo, kaya subscribe lang kayo dito. dahil sa Sabado, ito na pala. Sa Sabado pala, darating na yung ALP, di ba? Ganda ng thumbnail mo, newly improved. Ha? Charot. Maganda lang talaga yung ano, yung nasa top. Oo, pakita nga natin. Ayan. Nakahiya. Oo, at saka abangan niyo yung ano, dahil mamaya-maya after ng ating second segment, mag-guest reveal tayo. Abangan niyo yan kung sino-sino. O going back tayo. Nasaan na nga ako? si Aida o si Lorna o si Pe. So, itong, syempre, sino-sino nga ba yung mga lead mo dito? Nalimutan ko na eh. Ang lead dito, si Gray, si RR at saka si RJ, paano mo sila napili dito sa series na ito para maging lead? Mukha na kasi silang kawawa. Grabe siya? Sabi ko, ano ba yan? Wala na mga project. O sige, ikaw na. Ganon. kasi palakasan talaga sa amin. So kung sino yung hindi bumibitaw. Kung sino hindi tumitiwalag at saka lang. So tingnan mo yung mga medyo hindi ngayon malapit sa akin ngayon. O tingnan mo, walang magiging project yung mga yan. Uy. name one. Itago na lang natin sa pangalang
Charing. Uy. Huwag ganon. Hindi, ano naman, ang tawag dito, for, ano, on choosing the artist, alam naman nila yan, kasi diba, salitan lang kami. Si Gray. Oo, di ba? Kawawa naman si Gray. Parang oh, lagi niya sinasabi, lagi na lang ako nagdidirect. Gusto ko naman umarte. O, oh, SD, ikaw na Gray. Oh, ikaw yung isa. Ikaw si na RR naman. Si RR naman. Matagal, ma'am, yung tagal niya ng love is, yun na yung Shakespeare. O, oh, edi ikaw yung isa. O, oh, sino pa yung isa? Si RJ. In fairness, nung nakuha mo si RJ, sabi nung team ko, nanggaling pa pala siya bago dyan sa production ninyo. Nanggaling pa siya sa isa pang production. Sa MLV. Sa pinanggalingan ni Axel. Eh kasi nga, di ba walang makain doon? Uy. So, ay. Labas. Meron. Ah, ang channel pong ito ay labas. Oh. The views and opinions of... Doon na tayo papunta eh. Ay, pero hello sa mga taga-MLV. Hindi, mahal ko yan. Hi, Direk Mayumi. And, uy, nanonood ako ng mga palabas mo, ha? Ayan, sina Rod. O, kilala ko nga, diba? Sina Rod, sina diba? JR ba? Kabiles. O, basta. Oo, basta yon. Kasi yung team ko kasi doon, nakadoon. Ako lang yung hindi kasi talagang dami kong ginagawa. Sorry po. Ang tawag dito, nanonood kasi ako ng Make-A-Wish tapos nawala si RJ. Mm-hmm. O, di ba? Alam ko mga title. Sabi ko sa'yo. Tapos, ayun. Oh. Sabi ko, o RJ, mukhang natanggal ka, mukhang may problema ka din yung parang Axel, ah. Tiyari. Rob! Grabe ka! So, pag ayaw na sa inyo, may bago kayong bahay dito. Ganun. Sabi niyo, sige po. Hindi, actually, nang una si RJ, to be honest, ayaw niya na. Parang sabi niya, ayoko na po munang mag-BL kasi parang may nakwento nga siya about MLB. So, hindi ko alam kung anong experience niya doon. Pero sabi ko, sige, pero kung dumating yung time na gusto mo na ulit kasi yan naman yung passion mo, di ba? Kung gusto mo talagang umarte, ganyan. Sabi ko, DM mo lang ako. Nag-DM. Oh. Sabi niya, hi, beautiful. Ay, oh. Ganda yun. May pang-aakit pala. Oh. Tapos, ay nga daw. Nag-start na yung ano, sa Disturbia. Kasi doon siya unang lumabas eh, di ba? Actually, August pa lang, kasama na namin siya sa mga parang ano namin station ID na ginawa. Nilaunch na siya sa Bright A Plus Entertainment. Tapos sabi niya, Sir Arn, nivisearch ko yung Bright A Plus Entertainment, tinignan ko yung mga palabas niyo sa YouTube. Sabi ko, ah, mukha pa pala kaming ano, kaduda-duda ha, nag-search ka pa. Tapos ayun, sabi niya, mukha namang legit. Tapos, ay! So mukha pa kaming scam? Ganyan. Lubay na daw siya ng Bright A Plus Entertainment. Ayoko na nga sana eh. Naawa din ako. Sabi ko, kumakain din ng ito. Charing. Uy. So ayun, naging... Sabi ni Joel, oh, beautiful. Pero dapat hindi siya, dapat si RJ, hindi siya kasama sa Andy Lauren Peng. Kasama siya pero hindi siya si Lauren. Dapat ibang artist yon pero hindi na rin tumuloy si Casey. Kilala mo yun eh. Oo, nasa si Casey ano dati? Nasa Between Us. Oo, yun. Nanira ako rin dati bago ako maging live reactor. Oh, going back. Oo nga, ano nangyari dun pala ma? Oo, Diyos si ko, Casey. May mga issue pa sa buhay. Ah, wag na natin i-disclose sabi, dito. Oo, sabi ko. Kung hindi ka pahanda, edi next time na lang. Pero open pa rin sa Bay. Hindi na. Uy. Baka hindi naman to. Galit. Pero yung totoo, joke galit lang ka sa kanya. Hindi mahal ko yan si Casey. Gano'n mo kamahal? Pasaway kasi. Alam mo, gano hindi mo naman mahirap pa. Ano lang, sucks lang. Mga 7. 7 out of 10. Number. Ayun o, sabi ni Kuya Lance. Hi Kuya Lance, magandang gabi. Alam mo, Kuya Nate, bukod sa Bay, diba, alam mo naman yan, supportive ako sa ibang mga BL actors. Marami nga tayong mga anak-anakan din na hindi Bay. Eh. Kasi deserve naman nila yung support and love. Pero pag naramdaman mo sa kanila na parang
Hindi, alam mo yung parang kung ano yung binibigyan nilang energy, yun din yung ibigay mong energy. Hindi kung parang hindi ka nila kayang pahalagan or hindi sila masaya sa ginagawa nila, eh ba't mo ipipilin? Yun lang naman. Diba? At saka, ay! Sabay ganun eh, no? Ang lakas daw ng hindi na, very gigil. Hindi! Nagpula yung metro dito. Eto na. So, going back na tayo. So since si RJ nag-start sa Disturbia, so siya ba talaga yung top pick mo dito sa Disturbia? Disturbia. Siya yung top pick mo talaga? Ah, sila talaga? Sila talagang tatlo yan. Napag-desisyonan talaga namin yan, pati ng core team, na since sila nga yung bago, para magkaroon sila ng unang exposure. Kaya si Arwin, si Ram, pati si RJ. Para sa kanila talaga yung project. Parang ano rin nila, no? Parang debut din nila. No? Oo, parang launching project. Oo, launching. Kasi yan yung kaunahan yung project eh, diba? Oo. And ano naman, na-deliver naman. Oo, and dito na nga. Oo, tapos na tayo sa unang segment. Ah, hindi pa pala tapos. May isa pa akong tanong. Oo, going back tayo dun sa ano, sa ALP. Naku, syempre na, alam naman natin no, na nakuha ninyo si Tristan Flores, si JM Parcedes, at saka syempre si Tim Tupil. Paano nyo sila nakuha at paano sila totally nag-fit dun sa kanilang character? Syempre, since ako yung producer, kukunin ko yung mga crush ko, di ba? Uy! So umamin. Oh, eh bakit? Kaya maging producer kayo. Sabi ko, eh, diba? Napapanood ko si Para pag si nakukuha nyo, crush nyo. Yeah. Hindi ang tawag dito, to be honest, si Tim, I'm following Tim kasi even before I went to Singapore. So parang medyo ano na siya, di ba? Parang social media, sikat na siya. Ewan ko, pero kasi kilala ko na before si Tim, yung pinapalo ko siya. So sabi ko, tapos yung napanood ko siya sa Daddy What Is Love, ay Papa What Is Love, sabi ko, ay bet, umaarte na rin siya sa BL series, ganyan. Tapos kasi, just to share with you si Tim, dapat isa rin yan sa papalit sa hindi namin mapalabas na A Story to Remember. So, oo. So kaya medyo kilala ko na. Dito. Ha? Exclusive talaga lahat dito ng mga exclusive sinasabi mo. Exclusive dito, kaya pag hindi nyo napanood, bahala. So, kaya dun ko nakuha si Tim. Tapos si Tristan naman, dahil nga crush ko siya sa TikTok, kinuha natin si Tim. Tapos, dun ko na lang nalang. Eh, si Tristan para si Tristan. Tapos actually, hindi ko nga alam na close friend sila eh. Kasi doon na lang Tim, din namin nalaman. Ani, Tim. Oh, magkaibigan talaga sila. Ay, magkaibigan pala talaga kayo. Oh, yes. Mga influencer kasi. Tapos, yung character naman ni JM. Hindi siya talaga dapat. Kung kilala mo si Kiel Aguilar of Osmosis. Si Kiel sana yun. O kaya lang, he had to prioritize yung Bida Next. Siyempre, it Bulaga yun, diba? So, oo. Siyempre, naiintindihan naman natin. Nagtaka nga rin ako dun eh. Kasi, diba, dun sa IG story ng Bay Plus, nakalagay talaga dun Kiel Aguilar. Tama, diba? Kiel, Tim, at saka Tristan. So, sabi ko, ba't para biglang nagbago? Yun nga, because of the Bida Next talaga, no? Nakatawa nga si Phil, sabi niya, sir, I'm sorry kasi ito yung pangarap ko. Sabi niya, may pinirmahan akong kontrata, ganyan, kailangan ko bang bayaran yun? Ganyan. Tawan-tawa ako kay Phil. Sabi ko, alam mo, hindi ako kagaya ng ibang agent, management or agency. Sabi ko nga sa mga artist ko, pag kinuhayan ng GMA or ABS-CBN, ako pa maghahatid sa kanila. Sabi ko, sige lang, kung saan ka masaya, yun yung gawin mo, kasi yan yung pangarap mo. Sabi ko, hindi mo na kailangan bayaran yung mga fees kini, may mga charges. Oo, di ba? Yung parang akala mo may penalty. Diba? Pero kasi sa iba, Nate, ganun kasi. Once you break the project agreement, may mga ganun talagang charges.
Tapos, ayun na. So, parang ano to, si JM, 3 days before the lock-in taping lang din namin to nakuha. Nagpa-audition kami. Alam mo ba ang total ng nag-audition? 14. Kaya, ibig sabihin, ganun kagaling si JM kasi siya yung nakuha namin. Though may mga iba ring magagaling pa, kaya lang, siya kasi tinibok ng puso ko. Wow! Tinibok ng puso namin ang mga pumili. Ayun. Ayun. Ay, nawala ko. Teka, kakatibok ito eh. Oo. Kakatibok ng puso mo to, ma'ams eh. Magka-problem yung mic. Oh, ito muna ha, sa mga viewers natin, since tapos na tayo ng isang segment. Prepare your questions after ng isa pang segment natin dahil ire-reserve ko yan at i-ready nyo yan para sa ating free talk mamaya. Okay? Okay, Bars? Ayan. So, ito na tayo. Ito na ang ating bagong segment na kung saan ang... Ito na. Ready ka na ba dito, ma'ams? Ano yan? Ito nga kasi yun. Ano ba? Chismosang chismosa tayo dito. Pero kung ito saan? Nga. Tapos. Oo, oh, ito nga. Kasi kami ng ang linggo. Lahat... O, oh, dahil... Wala na bang bakay na lumabas? Oo, ay. Chismosa, chismosa. Ito nga guys, ang segment na kung saan ang lahat ng litrato ay may kwento at ang lahat ng kwento ay may saysay. Ito ang bagong segment na Pixtory. So ma'am, kwentuhan mode lang tayo dito sa Pixtory dahil lahat ito ay mismong nanggaling sa researcher ko. Kinakabahan ako, Nate. So, kalma lang. Kwentuhan mode lang tayo. Parang yung first segment lang kanina. So, ito na siya. Ready ka na ba sa ating first item? Sumakit lalo yung ulo ko. Kalma lang. Sige, go. Kalma lang, kalma lang. So, ito na. Sa ating first item. Ay! Hoy, ang galing ng researcher ha. Ang tagal na noon si Lynn. Si Lynn, bakit walang ano ba yung Jess? Si Lynn, ang tagal na noon. Oh my God. Ay, nag-echo. Alo, nag-echo. Teka. Sorry, nag-echo. Ano kwento dito? Ano yan? Sabi ko nga sa inyo, mabait talaga akong bata. Actually, so, when I was working in the Philippines, Insular Life yan, so insurance company. So, meron kaming parang department na yung mga volunteers for social, ano, yung mga outreach program, ganyan. So, kasali ako doon. So, ang tawag doon is Gawad Kalinga, something, sa Insular. Mm. Ayan, so, Gawad Kalinga. Tinuturuan namin yung mga bata, nagbibigay kami ng food, yes. Mm. Ah, so gaano karami yung mga natulungan ninyo dyan sa Gawad Kalinga? Isa silang community eh, sa Paranaque ata that time. So it's parang every month yon. Every month kami pumupunta talaga para magturo, tapos magbigay ng food sa mga kids, teenagers, parang ano yun eh. Parang dalawang ano, mga kids na parang 10 years old below, tapos parang 11 hanggang 17, 14. Mm. So, ibig sabihin nun, marami na talaga literal ang natulungan diyan, no? Good Oo. Thing. Kailan yan? Nung nasa Pilipinas ako, that's around 2010 hanggang 2015. Mm, napakawalang yan ng mga to. Emo days. Oo, payat pa ako dyan. Kaya akala mo, ano, no, sinaktan. Para pa akong makain na. Dyan. Buti pa daw yung iba, ano daw? Yung iba nga daw, walang makain. Pag pinakain ba natin sila, mabubusot siya. Ayun lang.
Hindi, magugutom pa rin yun kasi syempre. Oh, ito na, next picture. Oh. 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 Sino ka dyan? Alam mo, hindi sa pag hindi sa pagmamayabang, isa rin akong universal host. Universal host? Hindi, at ang dito, pag, pag may mga events din sa previous company ko sa Pinas, isa rin ako sa logo host. So that was during Independence Day celebration namin. So, hindi ko na alam kung anong yan? Taon. So, and it, feeling ko bago ko malis ng Pinas yan. So, it's either 2013 or 14. Teka, natawa ako sa comment. Ang cute mo dyan, mami. UP kamukha mo yung sa app. Yung sa app na movie ba yan o sa UP? Oo. Ah, talaga pag Ramos. Tandaan nyo, may mga upcoming projects. Oy, may upcoming project, 2023. Uy, hindi kasi sa amin kasi, parang UP talaga may sablay. Pag-celebration ng Independence Day. Kasi mayaman yung company namin before. Oo nga, no. Akala ko nga rin sablay eh. Oo. Actually, sablay din tawag. Akala, si Butch kasi, itong si Victoriano, galing tong UP eh. UP fight! Charot lang. Hello, Victoriano. Oh, are you single? Uy! Uy! Magtatanong lang naman. Kasamahan ko yan sa besh. O bakit pagkasamahan bawal? Oh, pero single din yan. Irereto kita? Joke lang. Kumatakot na yung ulo ko, wala na kang time for lang. Ay, time, so time for money na lang. Wala rin, huwi, wala rin kaming kinikita dito sa Bay. Diyos ko, Kuya Nate, kung alam mo lang. Eh, di okay. Sorry naman. Sorry naman. Oh, next picture. Ay! Oh. Wait lang, wait lang. Isa pa nga doon, Mang Ki Arn. Oh, oh. Ano ba? Oh, ano yan? Oh. Ano yan? Kasi sa mga nakakaalam, di ba? Mahilig ka, pinapanood ka talaga yung Money Heist. So, isa dun sa favorite character ko si Tokyo. So, I'm channeling Tokyo. Yung pumunta ko dyan sa Tokyo, sa mismong, ano yan, Shibuya, sa Japan. Mm. That's nice. Oo. Sabi dito, so Buarn. Kasi ang pangalan, ang tawag kasi namin kay Victoriano si Butch. Oo. So Buarn daw. Ang layo na kapalayaw niya sa lang. Hindi, si Victoriano ang sinasabi ko. Ay, okay. Hi, Buarn. Ang pangalan. Ang lakas mga Buarn. 21, sabi ni John Marco, di ba? Thank you, John Mark. Oo. Baka gusto mo rin daw ng F21 dyan. Charot lang, charot lang. Oh, ito na. Next picture. Ay. Ay. Ang galing ng tigo. Ano-ano na halungkat. Ano ba yan? Si ano yan eh? Sino yan? Si ano yan? Si Jake Cyrus. Hi, Jake Cyrus. Sabi na eh. Bakit si Jake Cyrus? Kuya Nate. No. Tandaan mo yung damit ko dyan. Yung, alam mo ba yung damit na yan, sinuot ni Tim sa isa sa scene sa Andy Lauren Peng. Wala lang, careful. Kasi ibig sabihin, hindi na kasya sa akin yan ngayon. Taba-taba ko niya. So binigay mo kay ano? Kay hindi. Tim? Actually, hinihingi ni Tim. Sabi ko, pag binigay din kasi sa akin, hindi mo kayang ipamigay din, di ba? Kasi iniingatan na. Oo, kasi sentimental value. Oo, may, pero hindi naman ako madamot. Lahat ng mga damit ko na kina Benjo, pati kina Cyril. O di dapat binigay mo na lang yan kay ano?
Hindi, kasi nga ayun, hindi naman bigay sa akin. So pag bigay sa akin, hindi ko talaga siya pwedeng ipamigay. Ah, okay. Kahit so, pasabihin mong panty lang. Parbor. Panty. Teka ha, parang mali. Arnold, ano ako... gray? Ayun ako, ano John to? Ray. di na nga nilabhan ni Mami Arnold. Oh. Talaga ba, Gray? Baka umiyak-iyak ka sa selos. Next na labas natin, Mami, di na ako magdadala ng damit. Huwag ka na rin daw magdamit. True. Oh, ito na. Next picture tayo kaagad. Oh. Ay. Ayan yung mga ano. Ayan yung mga bata na tinutulungan namin sa Kids Tommy Mickey sa Kalawan, Laguna. So, sa Kalawan. Oo. Yung nanalo akong blue checker sa Kumu. So, yung kinita ko sa isang stream doon. Ayun. Ginawa naming pinakain namin sa. And then may isang picture ata, ewan ko kung nakalagay dito no, na nagpapakain kayo din ng mga spaghetti, 'di ba? Doon din, diyan din sa Kalawan. Oo, doon lang siya lahat. Sa 'yun lagi kong tinutulungan sa Kalawan, Laguna. Kids Tommy Make It Happy. Pero ngayon yung mga pinapakain ko ng mga binata. Chicken na chicken. Pizza. Chuck. Oo. Name one, sino dyan sa mga nasa bay ang pinapakain? May pinakain ako sa bay. Laglaga na to, laglaga. Wala pang bigi na agawa na niya yan. Oo nga eh. Oh, 2021 ito, no? 2021 ba? So yun nga. So going back tayo, sorry na ehem lang ako ng saglit. So, sa mga natulungan mo na yan, sino yung pinakagustong-gusto mong tulungan? Basta mga, malapit talaga ako sa ano. Sa mga bata talaga. Actually, hindi lang naman din kids, even yung mga seniors. Basta, pag kunwari nagsishare ako ng blessing, basta laging food, ano, parang food feeding. Ah, tama ba yung term? Okay. Feeding program, oo. A feeling program. Kasi nga, yun nga, parang kumbaga, di ba, pag ang dami kasing, let's face it, di ba, ang dami talagang nagugutom. Kasi nga. Like, minsan hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, di ba? And one thing na makakatulong ka ng madalian and alam mong makabuluhan is bigyan mo sila ng pagkain. Kahit ano pa yan, di ba? Kasi, anyway, iba yung feeling ng kahit na sabihin mong maliit lang yung pagkain or simple, as long as makaka-ano siya sa katawan ng tao, di ba? Makakatulong siya para, malay mo, yung ibibigay mong tinapay or drinks, yun na pala yung parang rason para baka magkasakit siya, tapos napakain natin, di ba? Hindi natuloy yung sakit. Ngayon ganon, basta feeling program lang ganon. And what's the most grateful about helping these people? Hindi ko din alam. Pero pag ginagawa ko siya, masaya lang din ako pag ginagawa ko siya. Minsan nga iniisip ko, baka ito ba yung way, kaya ko ba siya ginagawa para kumbaga pangbayad ko ng kasalanan. Minsan I ask myself ha, na parang, siguro kaya ako ito ginagawa para mabawa, pambayad ko ng kasalanan, ganyan. Pero may nagsabi kasi sa akin na, kahit nasabihin mong nagbabayad ka ng kasalanan, ganyan, tumutulong ka pa rin. At least ginagawa mo pa rin naman yung magandang bagay, di ba? So, whatever your, parang, kung ano man yung goal mo, kung ba't mo yung ginagawa, di ba? Ang mahalaga doon, nakatulong ka pa rin, di ba? Kasi, kumbaga, you don't have to do it naman eh, kung pwede mo namang intindihin na lang yung sarili mo, di ba? Or what, pero you're still doing it. So, ayun, masaya naman ako na nakakatulong. And sana, sa mga susunod pa, magawa ko pa rin siya. Pero do you have any plans on helping still? Like for example, sa mga pa-feeding program ulit?
Oo, ano siya, talagang ginagawa ko siya every birthday, every Christmas. So, continuous ko siyang ginagawa. And, ang tawag dito, minsan, medyo OA tayo or maingay tayo sa social media, di ba? Pero hindi naman kasi lahat kailangan mong ipaalam, di ba? Parang hindi mo kailangan i-post lagi, di ba? So, yung mga batang yan sa Kalawan, Laguna, regularly ko yan silang pinapakain talaga pag may mga special occasion. And aside from that, meron din tayong dalawang tinutulungan na scholars, ganyan. Yung isa kilala mo yun, eh. Ay, kwento sino? Oh, sige. Sige nga, kwento mo nga sa akin mamaya, baka kilala ko siya. Binibigyan ko ng mga ano, mga pang-support sa school niya, ganyan, para matuloy yung pag-aaral niya. In simple ways lang na makakatulong tayo. Good thing din, no? At saka lalo na ngayon magpapasko. Diba? Mas maganda talaga makatulong sa mga mas nangangailangan. Diba? Totoo. Palapit ng Pasko eh. I mean, yeah, we're counting down the days, diba? Ako nga starting nung September 15, nagka-countdown na dito sa channel eh, diba? Pag mga live stream lang naman, oo. Totoo. Kaya, at saka, kaya sa mga boys dyan, wala munang rubber shoes. Pagkain muna ng mga bata. Bata muna. Bata muna bago binata, ha? Tagline na yan. Sorry. Oh, ito na tayo. Next item. Ay! Uy. Teka. Yan ang hindi ko alam, ha? Ano to? Sa Boracay yan, sa Starbucks Boracay. Ito yung unang-unang punta ko sa Boracay. Ang galing ng researcher mo, ha? So, syempre, di ba pag unang punta mo sa lugar, picture-picture ka, eh mahilig ako sa kape, Starbucks pa yun, di ba? Oo. Picture with coffee. Di ba? With my favorite coffee. Natin, oo. Coffee na. Kanino galing? Coffee galing sa dere ng cow. Ah! Uy! Sabi ni AJ, hala na iyak. Ano daw? Hala na iyak ako. Malapit din ako sa mga bata. Di ba? So, it's better to give love on Christmas Day sa mga bata, wag sa mga binata. Wag muna doon. Mas mahalaga mga bata. Tuloy tayo. Hala! Aminin nyo, no, don't call me George. No. How disrespectful of you. Hindi ka ba naiya sa blonde hair ko at putok na putok na fund? Eme. So, ayan nga yung una. Talaga sa location mo. O, di ba ito yun? Ay, parang ito nga yun. Pero iniba lang ng kon. So, ayan yun. Yung gumanap akong si Georgie na magaspak. Char. Ang sama ni Kuya Lance. Hoy, nananahimik yan. Channeling Mami Ray. Butch siya si Lance. Kuya Lance. Ayun, sinusumbo ko nga siya kay Victoriano. Tingnan mo, oh, inaawit ko nila. Uy, kay Lance. Nananahimik yun. Mas maganda pa rin dyan si Mami Ray in fairness. Oo. Mami Ray. Gusto mo ba magpatugtog ako dito? Patugtugin nga natin yung Mami Ray. May panoorin nyo yan, nasa Love Is. Si Mami Ray? Joke. Galing ni Mami Ray dyan. Napaka-hyper tayo. Napaka-hyper natin. Going back tayo. Georgina. Diba? Kaibang karakter na... No. What can you say about that? Ayan, actually, na-enjoy ko yung character na yan. Alam mo ang kwento niya? Kailangan kasi naming, ang tawag dito, to be honest ha, parang nag-shooting na sila, dun lang napasok yung idea na kailangan magkaroon nga ng character na, kasi di ba ampun si Shakespeare? So sabi namin, paano natin itatabi na kailangan may justification na parang yung sa background ni
ni Shakespeare, ganyan. Tapos, Hi, Derek, sabi ko, pasukan natin ang character ni Georgina. Mm-hmm. Kaya, dyan niya nagsimula. Tapos, ayun nga, sa Singapore ka pa yung sinute, di ba? Hirap-hirap akong mag-isa. Pero paano yung pagkakashoot mo dyan? So, siyempre, from home yan eh. Eh kasi diba, ano rin naman ako nagpa-vlog-vlog, tapos nagre-reaction video. So medyo, sanay na rin naman ako mag-set ng sarili ko mga camera. Ay lang, arte-arte lang ako ng normal. Tapos sinesend ko lang yan kay Direk Ambo, tapos sabi ko, o ikaw na mamili, dyan kunwari, yung eksenang to, mag-detake ako mga three scenes, tapos siya na mamimili kung anong maganda or maayos. Si Georgina yun na. Banggitin mo nga alit, ma'am, si Arne, yung no. Hi. No. Don't call me that. No disrespectful of you. Hindi ka ba naiya sa white hair ko at putok na funda? Ganon. Sa ulo mo pa rin talaga yung line na yun, eh. Oo. Ganon na ata talaga. Talaga pag, actually, yung ibang mga lines din ng mga ano character, minsan sa ulo ko. Kasi pag ikaw naman ata nagsulat, ganon. Ewan ko. Oo. Lalo't ikaw yung may pinaghugutan. Diba? Oh, pero ito talaga yung batang. Batang version talaga yan ni Mommy Ray. Ang ganda. ang bata naman ni Mommy Ray. Uy. Siya kasi sumula to nga Direk Ambo. Eh. By the way, hi Direk Ambo. Ito na tayo sa next item. Ay! Ayan. Crush ko yan si Archie. Sabi pati, niya eh. Pati yan, nahanap niyo pa. Grabe kayo. Ang galing ng team eh. Kasi ang alam nila parang wala lang. Parang simple hanggang friend lang. Ito pala crush. At saka, pag nakita niyo, minsan lang ako mag-post. I mean, marami akong picture, pero hindi rin naman ako ma-post na nowadays. So, pag may nakita kayong nakapost doon, that means that person is very, relevant. Diba? So, the voice teens pa lang, magkalaban sila ni Brian Ong. Ito ni Archie. Oh, Chong. Brian Chong. Binago na. Ong na. Brian Chong. Sorry naman. Oh, go. So, Brian Chong. Ganyan. Ayan. Crush, I was rooting for him na talaga kay Archie. Tapos, ngayon, doon ko siya nalaman ko nagkukumo siya, so sinundan-sundan ko si Koya mo sa Kumong. Siyempre, pagas Kumong tayo ng slice. Support. Mm-hmm. Ay, kasaya, naging nagkakausap naman na kami. Close. Oo. Sabi ko sa crush kita. Sabi nung team ko, pag mahal mo, sundan mo sa Kumong. Oo. Ang dami kong nasundan doon at ang dami rin nang loko na sa akin. Pero may bago na. Pag mahal mo, sundan mo sa TikTok live. True din. Oo, di ba? Napadalhan ko talaga yan. Joke lang. Napadalan mo din ba? Oo, napadalhan nga daw. Napadalan ko din yan. Ano binigay mo? Pinadalan ko siya ng Yellow Cab, Jollibee. Ganun ako mag-crush. Alam nila yan. Kahit mga anak ko. So sa lahat ng mga... Ah, sige, mamaya. May reserve ako dyan na tanong. Sulat ko nga. O, so next item muna tayo. Ay, gwapo ko dyan ah. O nga, sino yan? Ano yan? Si ano yan? Jake Zyrus III. Sorry. Uy! Pangilan na yan ah. Saan yan? Saan na yan? Australia. Sa Melbourne. Pumunta ako doon. So, yun yung unang punta ko sa Australia. Ang ganda-ganda dyan. Sana madala ko yung special song. Mamaya, may mga tanong ako tungkol dyan sa special someone mo. So, by the way, Highway, ito na ba? May isa pa pala. Ay! Yan yung family picture na medyo bata pa kami. So, ayan mama ko, ayan yung papa ko na nasa langit na. Mm-hmm. Tingnan mo naman yung itsura ko dyan, baklang-bakla, bata pa lang.
May premonition. Nasaan ka ba dito? Ito, ito. Yung naka-green. Yung naka-green. Tingnan mo yung hawak ito ng kamay. Ito ba? Yung naka-green. Yung tinuturo ng mouse. Ayun. Yeah. Hmm. Ito, one simple question. Anong anong gusto mong mensahe na sabihin sa mga nasa picture na yan? Isa-isa ba? O lahat naman na? O sige. Pwede, depende sa iyo kung gusto mo lahat. Or... Kay Mama, maraming salamat sa pagmamahal and sa suporta, di ba? Ang hirap magbigay ng mensahe sa nanay kasi naiiyak ako. So, ang like ko lang naalala ahead, ang lagi niyang sinasabi na ang tawag dito, hindi niya kaya na parang mas mauna daw akong mawala. So, kailangan daw mauna siya sa akin. Yun yung lagi niya sinasabi. Tapos sa ate ko naman, kamusta ka naman dyan? O, pagkatapos mo mag-asawa, iniwan mo kami, di ba? Pero... Masakit? Masakit ba? Masakit. Yung time na yun, masakit. Kasi ang ina-expect mo, pagka-graduate niya, syempre, bilang ikaw yung panganay, tutulungan mo yung mga kasunod mong kapatid, di ba? Para makapag-aral din, ganyan. Pero naintindihan ko siya kasi that time, natagpuan niya na yung true love, gusto niya na mag-asawa, and hindi naman din kami nagsisi kasi maayos yung napangasawa niya and binigyan siya ng magandang buhay. So, happy na rin naman kami. So, kumbaga, ako yung parang naggumawa nyo sa dalawa ko pang sunod na kapatid. Ayan yung dalawang lalaki. Since ako yung parang sumunod na kasi wala na yung papa ko nyo. So, dalawa kong kapatid, o, oh, edi mag-anak pa kayo. Tapos ako pa rin bibili na mga gatas at dieter. O, po. Tapos ikaw din ang kukuning ninong. Siyempre, automatic yun. Oo. Ayan, tapos siya sa papa ko, pa kung nasan ka man, alam kong proud ka sa akin, di ba? Sobrang miss na kita. Alam mo, parang karamihan sa ginagawa ko sa buhay, it's all because of you. Kasi ikaw yung, ang dami mong tinuro sa akin, di ba? And magkikita rin tayo sa isang, ano, sa magandang lugar kung saan wala ng sakit, wala ng pain, at masaya lang tayong lahat. So, I miss you and I love you. Kaloy. Diyan ang galing yung pangalan dyan, wala nito. Wala dyan. Ah, dyan ba? Dyan ba sa daddy mo lang galing? Ah. Akala ko si Joel, bibigyan mo ng mensahe. Pero ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa tatay mo? Ang pinakamahalagang natutunan ko sa papa ko na ang swerte-swerte mo kasi nakakakain ka 3 beses sa isang araw. Kasi nga, di ba, nakwento ko naman kanina na nag-struggle kami before, na hindi naman kami well off and mahirap talaga kaming pamilya. So kapag binibigyan niya kami ng pagkain o kaya pag meron kaming simpleng pagkain that time, tapos syempre, bata ka, di ba, minsan ang choosy mo pa, mapili ka, para pag sa dinas, hindi mo kaya kainin, ganyan. Yun yung lagi niyang sinasabi, parang, kumain kayo, huwag kayo mapili. Ang swerte-swerte ninyo kasi nakakakain kayo, yung iba hindi nakakakain. Kaya, tingnan mo, di ba, ang lahat ng tungkol sa buhay ko ngayon, pagkain. Pag tumutulong ako, pinapakain ko. Tingnan mo yung katawan ko, ang laki na kasi puro sa pagkain. Ayan. Oo, oh, ikaw na rin nagsabi niya. Oh. At least labas ako dyan. Okay din naman diba? Yun. Nasa akin namin manggali. Oo, kaysa naman sa akin pa manggaling. Kasi baka ang interpretation nun masakit eh. O, tingnan natin, baka meron pa. Ah, yan, wala na. Yay! First edition ito ng Textory ha, pero abangan nyo sa mga susunod ng mga episode. Bakit walang diba? Mga lalaki? Hindi kasi, ang Textory talaga, it's all about life. Wala ka naman picture niya sa Facebook na puro mga lalaki. Diba? Actually, dapat nga meron yun eh. Pero ano yung, ano, ito na. So, ito na talaga. Magsisimula na tayo. Just send now your questions. Ito na. Ang ating next na segment, mabilisan na lang to siguro. Baka mga hanggang 11 na lang. Shorten yung time natin. Sorry. Ito ang free talk. Send your questions. May mga naka-reserve na, pero mauna na ako magtanong. Hindi, hanggang alauna tayo. Payag ka. Masakit ang ulo mo. Sige, carry ko pa.
ito na nga. Ano yung mensahe mo sa 10-year-old na Arn Palencia? Nakaka-proud ka kasi lahat ng mga pagsubok na nampasan mo, hindi man alam ng iba yung pinakakwento ng buhay mo nung 10 years old ka pa, pero hindi yung naging hadlang para maging mabuting tao ka. And ipagpatuloy mo lang yung pagmamahal sa mga taong pinapakita din nila na mahal ka, and even sa mga tao na hindi ka mahal, di ba? Kasi ganoon naman yun eh. Basta punayin mo lang sila ng pagmamahal hanggang sa matutunan kanilang mahalin. I love you, huh? Sel. Yes, bakit may nag-appear na free talk atal sa screen ko? Ano meron? May nag-appear ba? Sorry ha, ako nagkaka-technical problem tayo. O ito nga tayo ngayon. Ito na ang inyong mga katanungan atin ng naka-reserve. Ito na. First item. Paano po maging producer? Kuya Lance. Wala. Wala lang. Diba? Hindi. Paano maging producer? Unang-una, kailangan meron ka talagang resources. Kasi mahirap talaga mag-produce kung wala ka nyo. Kahit na gaano mo ka gusto, kung wala ka talagang financial capacity, hindi mo siya magagawa. So, kung gustong-gusto mo talagang mag-produce, as long as meron ka namang extrang natitira, 'di ba? Sa kunwari may source of income ka and meron ka talagang nasa save from that. Pwede ka naman kasi makipag-co-produce, mag-collab with other producers, 'di ba? Na percentage lang yung sharing ninyo ganyan. So ayun, pwede 'yon. Tapos pangalawa, syempre, passionate ka sa ginagawa mo. Kasi being a producer, yeah, I know it's business, 'di ba? Pero minsan kasi dapat alam mo yung risk nyo. Pwede kang kumita, pero most of the time, talagang nalulugi ka. So, kung gusto mo mag-produce, dahil gusto mo lang kumita, hindi ito yung platform na para sa'yo. Mag-negosyo ka. Pero if you want to produce because you want to show other people yung story ng tutulungan mo, yung gusto mong tulungan yung mga actors na magkaroon sila ng project, di ba? Then, ayun, mag-produce ka. Ayun lang. Yung capacity mo to produce and your passionate, yung dedication mo sa sa kung ba't mo siya gagawin. Oh, well, ganun naman talaga eh, 'di ba? Kasi it's all about, you know, produce nga eh, 'di ba? Ikaw ang bahala sa resources talaga, 'di ba? Ito nga sabi ni Direk Ambo kanina, hindi ko lang nabasa. Babasahin ko ngayon. Isa sa mga mahuhusay na manunulat na nakasama ko kahit nasa SG nga lang o Singapore nga lang. Napaka-easy kausap niyan si Sir Arn, lalo na pag may revised. Yes, with a finger heart. Thank you, Derek. O ito nga, hindi siya magtatanong eh. And gawa na daw kayo ng series, Bekenemen. Pag may pera na, Derek. He learns. Ito tayo, balik tayo sa ating comment section. Kung gusto mo maging producer, kunin mo nga, ano? Ha? Huh? Kunin mo ang mga crush mo. Ay, o sige, o. Kung magpo-produce ulit ako, meron na akong nasa tatlong listahan ng mga crush ko. Una si Daryl Rodriguez. Pangalawa. Okay, kilala mo yun? Nag-react ka sa Cheat the Series. I know. At saka yung kanyang click-clack-lock. O, oh, go. Hindi naman maganda yung click-clack-lock. Stoy. Baka nanonood. Ay, sorry na, pero... Ay, oo nga, sorry. Pero... pasensya na. Maganda oh, naman siya. Hindi ko masyadong nagustuhan. Sorry, guys. Pero mahal ko yan si Marky Arasga, pati si Davil. Si Ravi naman mismo nagsabi. O pagalitan nyo din sila. Pangalawa. Lumabas yung totoo. Alam mo, ma'am, hindi tayo nakaano ha, hindi tayo recorded ha. O edi sorry na.
Hindi kasi oh, going hindi back ito on. ah, to be honest, ikumpara nyo naman sa dating Cheat the Series, alam din naman ng production nyo na medyo nagkulang sila dun sa TikTok. Click, clock, clock, click, clock, clock. Oh, anyway, si Daryl Rodriguez, pangalawa si... Anak-anakan ko rin kasi to, si Henry Villanueva or si Clifford Cussing. So sabi ko, kailangan makapag-work din tayo one of these days. Ooh. Ayun. Tapos, yung isa kasi makaka-work na namin eh, sa bakasyon niya, si Ivo. Busy kasi yun sa school si eh. Ivo? Wala na rin namang magagawa si Direk Runs. Busy siya eh. Uy. Naka-live na eh. Ay, alam naman niya ni Direk Runs. Oo, supportahan nga. Natin ang mga bata para magka-project. Diba? At saka ito rin yung ano eh, parang since si Ivo kasi it's more than a year na alam mo yun, nawala siya sa BL industry. It's maybe it's time to have a comeback. So that yun lang nakikita natin. Yun lang yung busy sa pag-aaral si Ivo. Kasi pero hindi lang yun ang dahilan. O sige, nga, kwento mo nga sa akin mamaya. After live, after live. Ganyan po talaga kami pag nasa backstage. Punong-puno ng chika talaga. Kaya, yung mga nasa comment section, huwag kayong magtanong sa akin sa Instagram. Okay? Going back tayo. Kung mamimili ka sa ABC Boys, bakit si Angel? This is Sean. Sorry. Ah, ito. Alam mo bakit si Angel, Kuya Nate? Kasi yung ABC Boy, si Angel, si BJ, si Kobe. Si BJ, love interest ni RR, di ba? Si Kobe, love interest ni Peng. Kaya binibigyan nila sa si Angel na lang ganyan. Oo. Di ba? Tsaka kanina, ang ganda ng kwento niya kung paano niya nakuha eh. Di ba? Kung paano mo nakuha sina JM Parcedes, di ba? Ayun, magaling yan si ano si JM. May kita natin yung galing niyan. Oo. Ito na. Let's go to CJ. How are you feeling today? Taray English. To be honest, today I'm happy because ayan, 'di ba, nagagawa natin yung interview with Kuya Nate. Pero in totality, masakit yung ulo ko. Alam ni Kuya Nate, yun, sabi ko, I'm not feeling well. Pero, go lang. Pero ngayon, masaya naman ako. Kasi nga, di ba, andyan kayo, sumusuporta sa amin ni Kuya Nate. So, thank you. Di ba? At nandito lang naman ang channel para suportahan kayong lahat. Oo. Lahat ng production, to be clear, para hindi rin bayad. So, kasi, totoo lang. Charay. How's your love life? What is love life, Kuya Nate? Uy! ito nga. How's your love life? Ito, ako muna magtatanong. Sa lahat ng mga naging ex mo, sino doon na may pinakamaraming nabigyan mo? Ano? Sa lahat ng mga naging ex mo, sabi ng team, sa lahat ng mga naging ex mo, magkano yung pinakamalaki mong naibigay? Ang pinakamalaki kong naibigay, 90K. Oh my. Ay, wait lang. Hindi pala siya 90K. Pag nabayaran siya ng buo 90K, pero hindi siya umabot ng buong 90K. Halugan. Motor kasi siya, Kuya Nate. Motor. Kaya pala. Pay-ibig na pay-ibig. So, mga ano lang at kasi nakipag-break siya eh. 2 months na lang yung uhulugan. O, di ba? Ang talino. Shoot, ginawa lang akong amortization. Ano. Oo nga. Pang-amortization so, local lang. Kung 6,000, kasi 3,000 a month. Kung 6,000, hala, mga 70, mga 80, 84,000 yung nabigay ko doon. Sorry. Totoo ba? Tapos bukod doon, eto another guy naman. iPhone 12, 13. Oh, pero malaki ng halaga noon, ha? Mahal talaga yun. Pangalan ko ba? Boy King, umayos ka ng higigilan. Hey, teka! Hanapin nyo siya, guys. Nagbibigo. Uy! Totoo?
Curious. Curious. Kilala nyo yun. Hanapin nyo sa friends ko sa Instagram at Facebook, makikita nyo. Ah, nakafollow ka rin sa kanya? Nag-unfollow na ata ako, pero siya nagpa-follow para kunwari wala siyang ginawang masama. Eh di nakafollow. Wow. Nakafollow ba? Pacheck nga. Di ba mamaya after live, ipapacheck natin yan. Ay, tingnan ko nga kung nakafollow pa siya. O, oh, sige, ayan. Sabi ni ano, buti na lang daw talaga, sabi ni CJ. Oy! Bumalik si Mars Math, yung kilala daw ba niya? Nakafollow pa siya. Isend mo nga yung ano niya. Hello! Oh my God, ang gwapo. Tapos magkano yung halaga? Wala nyo na lang kung magkano na lang yung iPhone. Last year lang yun, 13 na ato yun o 12. Oh my God, 100,000. O hindi naman. Lang ang exage. Oo nga, sorry naman. O kung kilala daw ba ni Mars Mas yun? Kilala mo to, Mami Mars. O kung kilala mo yun. Ay, kung kilala mo to kasi dapat niya. Kasi dapat magkakaroon pa to ng BL series, hindi lang din natuloy. Patingin niya ulit ng mukha. Abuso. Abuso sa live stream. I-review niyo tong live stream na to para dumami yung views o babalikan nila. Oo, at saka yung timestamp nasa 1 hour 40 minutes. Balikan niyo yun. Oo, tapos pasadahan niyo yun hanggang dulo, ha? Kasi hindi talaga kaya ng team na magbalik-balik. O ito tayo, balik tayo sa ating mga... mabalik tayo dito. Kamusta na ba ang love life? Kamusta na ba ang puso ng isang Arn Palench? Wala. Wala nga talaga. Walang puso? Kaya, nananawagan po ako dyan kung sino po yung may gusto sa matandang kagaya ko. Kaya ko naman kayong buhagin. Kaya bigyan ng ano, na lupa. Uy, pinangalanan ni Mami Mars. Pinangalanan ni Mars. Tingnan mo. Si may King. Pangalan. Oh, King, first name. Yung last name? Miguel! Oh my God! Hindi ko kilala. Madapin mo na lang mamaya. Bala ka. Oh, mamaya na after live. Oo, going back tayo. Ano po masasabi kay Plok Plok Girl? Ano siya? Sino to? Teka, next question. Charot. Hindi. Kasagutin mo? Yung binanggit kasi ni ano, ni Kylie, meron kasi siya dong eksena. So, meron siya dong appearance sa series. Siya si Plok Plok Girl. So, taray naman ni Kylie. Abangan ko yan. Ilang episodes nga ba itong ano? Itong... 8. Ah, 8. So, hanggang New Year talaga. No, lalampas ng New Year. Lagpas ng New Year. O, abangan nyo yung kapistahan ng Santo Niño, doon po sila magre-release. Naging guest daw ni Mars Math. Yung sinasabi mong Angelo King. Pinangalanan niya na nga. O, hindi, binanggit ko lang. Binanggit ko lang yung pangalan. O, ito nga. Sa mga lalaking, o, ito ang ganda ng tanong. Kuya Lance ito. Sa mga lalaking dumaan sa buhay mo, sino ang ipepeg mo to answer the following, like who, where, what, when, and how? Paano yun? Kung nari who? Isang tao lang talaga. Sa mga lalaking dumaan sa buhay mo, sino ang ipepeg mo to answer the following, who, what, when? Siyempre yung pinaka minahal mo, di ba, ng sobra-sobra. Sino yan? Hindi nyo kilala kahit sabihin ko eh. Duwag mo na. Pakita ko na yung picture. Baka mag-release pang statement ng NS Podcast nang wala sa oras. Ay, parang kilala ni Kuya Lance. Nag-send ng link, teka. Sa Twitter, nag-send siya ng link. Baka nag-iimbento lang yan. Oh my God, kilala nga niya si ano, Miguel.
Turut lang. Oh my God. Oh, going back tayo dito. Ito na nga, ipapakita ko na nga yung mukha. Okay. Bakit wala pala siyang mukha? Tao ba to? Bakit walang mukha? Di ko rin alam. Oh my God, wait lang. May sagot si ano si Arwin. Yun na sa Bigo pa mamaya, Char. Hi, Arwin. Good evening. Hi, Arwin. Yung may pa-surprise ng manzari nila. Ay, nasa YouTube ko, guys. Tama si CJ. So, sino yun? Ang pangalan niya ay... Patay na kasi, bubuhayin pa na. Charit. Uy, wag nang... Uy! Pero kasi sumalangin ano yun? Charit. Ano rin, halos magti 3 years din kami. Tapos, medyo sweet siya. Alam mo yun, nagpapadala talaga. No? Yung birthday ko, nasa Davao kami. Nagpadala pa siya ng flowers, ganyan. Ito siya, oh. Ay, ang lina. Nasa IG mo, ba? Nasa Twitter. Eto. Nasa social media mo. Ah, so nasa social media. Kita ko Facebook eh. Facebook ano pa siya? Hindi naman ako nagbubura na mga... Talaga? Kasi yung mga time na nagmahalan, yung mga time na yun, nagmahalan naman kayo, di ba? I mean... Oo, pinagmalaki mo pa nga siya sa Facebook, oo, tapos pag nagsiwalay, so, di ba? Correct. So, to be honest, hindi ako nagiging bitter sa mga exes ko unless para may ginawa talaga siyang katalantaduan or kasamaan sa akin, di ba? Pero kung maayos naman yung paghihiwalay ninyo, parang hindi naman masama kung maging friends ka with your exes. For me lang yun, guys. Oh, kanya lang yun, ha? Oo, kanya-kanya tayo ng opinion dito. O ito, Sir Arn, ano pong gusto mong gawin sa buhay bukod sa pagiging producer or artist? Ano pong gusto maging gawin sa buhay bukod sa pagiging producer? Maging clean housewife. Ah, totoo yan. Totoo? Alam mo yun, parang minsan gusto mo na lang yung parang ikaw mag-aasikaso sa ano mo, no, sa asawa mo, tas mga anak mo, ganyan. Baklang-baklo. Oh. Eh. Wow. Pero pa nga, ano yung pinakapangarap ng isang Arn Palencia? Ang pinakapangarap ko talaga, yung magkaroon tayo ng gobyernong matino at maayos. Teka lang. Teka lang. Kakatapos lang, ha. Well, para matulungan natin yung mga nangangailangan nating mga kababayan. Teka, ano po ba to? Nangangampanya po ba kayo, Mayor? O, ito tayo. Next question tayo. Ano yan? Pag napagsama-sama ko lahat ng crush mo sa isang series, magpo-produce ka ba sa akin? Direct ambo. Direct. Kusa ko na lang iimbitahan yung mga crush ko, di ba? Tapos magpa-party kami. Di ba? Hindi. Tapos gagawa kayo ng isang BL series with Direk Ambo. Di ba? Oh, imagine. Oh, Puera Usogo, sino man yan. Siya nga dito. Ay, teka lang, pumasok sa comment section, teka ha, sabi dito. Magpaypay ng ihaw-ihaw kasama si Angel. I-zoom in ko nga, wait lang. I-focus nga kita, ma'am. Shows, pakita mo. Ayan. Kita na ba? Oh my God. Oh, exclusive sa NS Podcast. Ano pang lahat gusto ng nyo? Mga naging ex niyan, oh. Ah, ito. Isang tanong. Sabi ni Marsman, ano ang pinagkaiba ng bago nyong series, itong ALP, sa mga dati mong series? Unang-una, wala kasi kaming budget, so ako yung nag-direct. Oh. Oh, pangalawa. Let's be real. Oh. Pangalawa, tatalunin talaga namin yung Viva Max dito. Sinasabi ko sa inyo, first time nilang gawin yung, nakita nyo naman yung trailer, di ba? May octopus scene.
So get ready. Get ready pa sa mga ibang team. Oh my. Baka po mang baka po magbigay ng pahayag ang Viva Max dito sa sinabi. Kung ayaw kaming kunin ng charing. Viva Max, charing. Pwede sa gagaulala, charing. Hindi pa nga nagre-reply eh, Yeme. Hoy, wag mo munang i-release sa gaga. Hindi actually. Hoy, ano, atang dito, exclusive dito ha, yung Disturbia pati yung Love Is. Ano na kami? Atang dito, in progress na kami sa Gaga Ulala. They are reviewing the project, the series. Kaya pag wow. Hindi nyo na nakita sa YouTube yon, that means nakuha na sila ni Gaga. Ah! Pangarap ko talaga exciting. Yun. Imagine mag, yung project mo, mapanood mo sa isang digital platform, di ba? Yun yung pangarap ng mga producer, mga director. So, ayun. Sana matuloy. Oh, and ito na nga, since wala pa mga tanong na napasok, mag-send lang kayo dyan na mag-send. Ako, nawala yung ating ano. Ayan. Ito na nga. Ready na ba kayo sa pag-guest reveal kung sino-sino nga ba ito? Ipapakilala ko na sila. One by one. Alam kong alam na to ni Ma'am Sharon kung sino sunod-sunod. Pero kayo, hindi nyo pa alam. Let's start with December 4. Ako muna mag-highlight sa sarili ko, Ma'am Sharon. Diyan ka lang. Mag-water break ka lang muna. Commercial break tayo. O, ito na tayo. Teka lang, hanapin ko yung banner natin. Ayan. Let's start with December 4. Sino nga ba ang nakalatag? Parang bumabahing ka pa ata, Ma'am Shian. Rinig ko eh. December 4. Kilalanin natin ang Lauren Magbanwa. Yan, si RJ Ramos sa ating NS Podcast this coming Sunday, 9 p.m. Habang, ito naman, si Gray Ramos will be on the podcast on Monday, December 5. Yan, bilang Peng Magbanwa, pangatlong upo na niya dito sa NS Podcast, ha? Oo. sa buong season 1 and 2. Oo. Ito naman. Ito na. Ha? Parang sala. Parang hindi dapat ito eh. Dapat 12 muna. Tanga naman! R.R. Roque will be on the podcast this coming 6th of December, Tuesday. Ayan, si R.R. Roque bilang Andy Magbanwa, ang dapat nyo nga hong subaybayan. Ayan, ito naman, J.M. Parcedes will be on the podcast, yung nakita nyo na nga kanina. J.M. Parcedes, who is playing Angel Escudero sa... Ito nga, ito na yon first sa first full series ng Bay Plus. Ayan. Habang, ito na. Ito na. Wait lang, nagbabakilap ako, teka. Episode 14 will be BJ Chua. Si Tristan Flores sa NS Podcast, December 8. Ayan, 9 p.m. And syempre, last but not the least, on Friday next week, December 9, ay, tama ba? O tama, Friday next week. This podcast, si Tim Tupil, si Kobe Garcia, kung saan ginagampanan niya, si Kobe Garcia. Ayan, abangan natin ang mga yan sa six full episodes, ayan, ng NS Podcast Season 2. Going back tayo, ayan, water break done? Wala nga water. Hindi, bahing-bahing lang yan. Bahing-bahing lang yan. Okay na yan. Sabi ni Kuya Lance dito, ang cute ni RR daw sa picture. Oo nga. At kinikilig na naman si RR. Ma'am si Arna, nung masasabi mo kay RR at saka kay ano, kay Tristan. Tumayo kayo at magpakarang. Teka. May basbas. Okay. O, may basbas na, oo. Sa akin din, magpabasbas din kayo. Laway nga lang siya. O, ito na tayo. Uy, pero po yan, itahabangan nyo talaga yung tambalan ni RR pati ni Tristan dyan. Oo nga. Pero yung kumota talaga si RR dun kay ano, no, kay Tim. Si Kobe. Naalala ko yun, yung nasa teaser, kumota. O, ito tayo.
Ma'am si Arn, ito na ang ating next segment. Ako kung saan nga ho eh. Magbibigay siya ng mga konting katanungan. Konti lang naman. Ito ang tanong mo, mukha mo. Ready ka ba? Pero ito Ma'am si Arn ha, ang twist dito ngayon, may isang maliit lang na, mukha na ipapakita diyan. And then, ano yung mechanics nga nito? Basta level up version siya. Ayan. Kailangan mahulaan mo yung isang pasilip na litrato kung sino siya. After 5 seconds, kung hindi mo mahulaan or kahit wala ng 5 seconds, oo, pwede mong tanungin. Ang catch dito, Ma'am si Arn. Ang catch dyan na wala ka. Kaya pa ng mic? Sorry. Nagka-technical problem yung mic. Ang catch dito, ito na. Pwede mong, kahit hindi mo mahulaan, kailangan mo pa rin magtanong dun sa picture na yon. Go! Gets mo? Sure. Eto na. Ready na. Ready ka na ba? Ang tanong, ikaw na ba ang ready? I was born ready. When? When? In the year of the Lord. In the year of the mighty Lord. Amen. Amen. Simulan na natin sa ating first item. Tristan Flores. O, diba sabi sa inyo, kahit walang timer, kilala niyo yan. Bring it on the question. Ayang cute niya dyan, oh. Ang question ko sa kanya, kung hindi si RR, bakit ako? Bakit may kasamang harot yun? Oo. Belated happy birthday, Tristan. Nag-birthday belated yan. Belated happy birthday. Oo nga pala. Yan ay nag-birthday ata during Beida ka ata kahapon. Hindi tapos na yun. Nandun lang tapos siya. Tapos na ba yun? Parang ginigiyang si RR. Parang binibiyak naman si RR sa baba. Oo nga. Pwede ba yung ganong tanong? Tanong naman yun, di ba? Wait lang. Ingay nito. Oo, pwede yung mga ganong tanong. Oo. Ayun by na, way, kung hindi si RR, bakit ako? Pwede namang si ano? Teka lang, nagkaka-problem ako. Oh, ito na tayo, going back tayo. Sorry sa mga viewers natin. So yun nga, abangan mo yan, Mams, kasi itatanong ko talaga yan. charot lang. Diyos ko, hindi ko gawain na magtanong ng ganyan. Oh, wow! Tanong ko? Kaya sige, mo yan. Tatanong ko para sa'yo. Kung hindi ginigiyang si RR, bakit si Mams GR? Kaya mo yan si RR, wala namang pera yan. Uy! Grabe siya. Hi, Prof. Ito na tayo. Next item. Is this Tim Tupil? Palagay mo. Yes, it's Tim. Tingnan natin. Oh. Ay, ang cute dito. ganun ka nga, Ma'am, si Arn. Dali. Pa-screenshot nga ho. Pa-screenshot po, pakitagang NS Podcast 03 sa Instagram. Okay? Ayan. Okay na. Ang cute na, oo. Mami, totoo din. Yung pera ko po galing kay Mami. Umamin. ito na. Anong itatanong mo kay Tim? My question for Tim is, bakit ka napapayag? Bakit kita napapayag na gumawa ng BL series sa Bay Plus?
Kasi kung tutusin, 'di ba, may pangalan na si Tim or medyo kasi 'di ba, ano siya, influencer, medyo kilala, 'di ba? Nasa Viva. Oo, tapos 'di ba, ang ganda talaga ni Arn. Ito may nagpapahiwatig sa comments eh. Crush ko talaga yun si Flores, sabi ni Marzma. Naku, maghahaway kayo ni RR, Mami Marz. Oo. RR at saka, hindi, kasama ka. Hindi na ako. Tanong ko lang naman yun eh. Kung hindi si RR, bakit ako? Sige na nga. Hindi, pero abangan nyo dyan sa mga viewers natin ha. Baka malay nyo yung tanong ni Ma'am si Arn, maitanong din natin. Diba? Sa mga susunod na mga araw. Ito na, next item tayo kaagad. Anong gagawin ko sa babae? Hindi ko hindi yan sa akin. Tampalin ko yan. Sino yan? Ate RR ba yan na nakapang babae? Sige nga, tingnan natin. Shakespeare. My God! Sorry! Kaloka yung team, ha? Sarap manampal. Sarap manampal, mamaya actor na. At tanong ko sa kanya, anong pakiramdam mo, babae ka dyan? Alam mo, kamukha siya ng pinsan ko, pangalan Hasmin. Sorry. Sorry, R. Yan kasi ang kinuha ng team E. Ang question ko kay RR. Oh. Ang question natin kay RR. Kapag kinuha ka ba ng asterisk, sasama ka? Oh. Ang haba nun ah. Hindi ako nakahinga after. Bakit gusto parehas ko manage tayo? Ay, pwede naman, di ba? Mm-hmm. Pero ang tanong ko talaga kay RR, RR, ang nyari? Alam mo, dito ba? Ito na sagot, ito na sagot mo. Oo. Ang ganda ni RR, no? True. Baka mamaya, basta kasama ka daw, ma'am. Yun daw yung sagot niya. Mm. Ano masasabi mo doon? Ano, tatlo magkasalo. Wow. Oh, ito na. Hindi ako makahinga doon sa picture ni RR, ha? Wala nang kami na ng face, ha? Oo. Yari itong team sa akin talaga mamaya. Kung ano mga pinapasok na picture. Oh, next tayo. Mm. Jan Arwin Riza. Hello, baby! Oh, sige. Bring it on. Ang tanong ko kay Arwin. Sino ba yung mas mahalaga sa iyo ngayon? Ay. Si Rap o si RR? Parang controversial. Andiyan pala si Arwin, nanono. Ayan, sige. Arwin, pakisagot nga yung tanong ni Ma'am si Arwin. Oo. Hi, baby. Ayun na yung tanong ko. Next na. Oh, next na daw. Pero pakisagot ng tanong Arwin, ha? Naka-open ng ano. Si Rap. Si RR. Oh, speaking of Rap, Onita. Speaking of... Si Rap, Onita. Hmm. Ang tanong ko kay Rappy, bakit ang hiling mo mag-overthink? True? Hindi, pero nag-overthink yan. Halos lahat naman ng mga Bay artist, ewan ko pa sa mga... E di kasama ka rin dun.
Oo. Nanay nila ako. It's a tie. Mana-mana. Damay-damay. Nakita ko TikTok niyan si Arwin Briza doon sa kilay. Doon sa kilay? Sa kilay? Magpakilay ka na rin, Mami Mar. Next item. Diyos ko, Joel Guevara, ngipin pa lang sa ulo ko. Anong pinagka... Eto, mamaya, bago mo itanong, anong pinagkaiba ng ngipin yan sa lahat ng mga Bay artists mo? Hindi ko rin alam. Sorry. Nasabi ko lang yun. Kayo. Oh, go. Question. Ang question ko for Joel ay... Ang question ko for Joel ay... Ano pang question ko kay Joel? Crush mo ba? Hmm. Anong tatanong mo? Oh my bakit God, may... sakto yung close ng music. Bakit mo ba ako hindi kayang i-crush ba? Pero crush mo. Crush mo. Ha? Eme lang. Crush mo. Hindi, yung totoo, walang M-M-E dito. Charing. Joel? Charing. Hindi. Joel. Wala pa ulit-ulit. Kaloy ka, Georgina. Kaloy? Kaya nga, di ba sa'yo ka binigay yung pangalan ng tatay ko? Kasi nga, di ba mahalaga ka sa akin? Hoy! Grabe siya. O, oh, ito na. Next item. Ay, parang masyarap to. Kasi paupangilinan ba to? Oh, go ahead. Question. Ang bilis ko naman to. Parang masyarap ba yung ano? 2 plus 1? Sorry. Di ba meron siyang movie yung 2 plus 1? 2 and 1. Ay, binago na. Depende yun sa lugar. Sa inyo. Sa Pinas, 2 and 1. Sa Singapore, 2 plus 2 and 1. Oo. Yung isa doon, 2 times 2. Ay, 2 times 2. 2 times 1. Ang sasabihin ko na. Ano ang pakiramdam na sharp ng dalawa mong kasama? Sorry. Sinamigyo, no? Oo. Para wala kwenteng mga tanong ko, no? Oh, pambardagulan lang din. Oh, literal. Okay hindi lang yun. Oh, ayun naman talaga tanong ko, anong pakiramdam, 'di ba, na nakasama mo yung dalawang hottest ano BL actor nowadays. In fair. Oh, ito na. Next item. Daryl Rivera. Ah, baby ko yan eh, si Dada. Ano yan? Question. Friend ko yan, tapos nasa Sacristan BL series yan kung gusto niyong mapanood. Oo. And what's your question? Ang question ko sa'yo, bakit hindi ka pumunta ng birthday ko? Kaya hanggang ngayon, hindi kita nire-reply sa IG. Ha? Ang haba-haba ng birthday greeting niya. Patay ka. Sorry. Pakita natin yung birthday greetings niya. Makakarating daw kay Daryl kagad para mahingi ang pahayag. Sorry. Tira ulo yung team ko talaga. Oo nga, ba't nyo nakita yung tingnan mo ang haba-haba ng ano niya? Hindi, baba mo yung brightness. Ay, ganun po ba yun? Ayan, kita namin lahat. Diba ang ayan. Haba? Tapos wala akong reply. Pero hanggang scene lang. Oo, oh, sorry, sorry, sorry. Sige lang, pakita mo ulit. Hindi okay na yun. Naliligayahan yung team eh, na makita yung mahabang message. Tapos mamaya magbabasa. Raulo, tuloy tayo. Ano yung tatanong mo sa kanya kung bakit siya hindi nakapunta ng birthday party? Oo, ng birthday ko. Pero pag Boracay, nakakapunta. Tinama ko kasi sa Boracay. Eh, gusto niya yun. Char. Oo. Char. Oo, ito na. Next item.
John Henry Villanueva. Oh, crush mo rin. Sorry. Hindi, super close ko yan si Bunso, ang tawag niyang Bunso. Alam mo ba, nagpadala na ako dyan, dalawang rubber shoes, tapos, ano pa ba, pabango. Talagang sinasabi. Oo nga, bakit mo dinedetalye? Wala lang, sorry. Share mo lang. Share ko lang. Hindi, pero ano, mabait yan si Henry. Pero yan yung isang anak-anakan ko na hindi pa rin kami nagkikita. Imagine, mas nauna pa kami magkita ni Daryl. Busy rin kasi yan. Diba? At saka ano rin pala yung sumali yun sa lang ng Great Man. Oo, Great Man. Oo, oh, diba? Yun. Ito na. Ano itatanong mo? Ang itatanong ko sa'yo, masyarap ka ba? Charing. Ang question ko sa kanya ay, kailan na tayo magkikita? Ayun, yun tanong. Yun na yung pinakatanong. Sure na yan. Eh, hindi. Ito na lang pala. Sabi mo wala kang jowa, pero ba't nakita ko yung ano mo, may girlfriend ka, sinungaling? Lo. Totoo. Parang hindi tanong, no? Parang nagali. parang may halong ano eh. Parang masakit. Nagtanong kasi siya ng picture, may kasamang babae. Ito sabi ko, friend mo lang yan. Tapos hindi sumagot. Hinart-react na lang yung ano, busy. Parang ano eh, parang tinik ba yan? Tinik na tanong. Oh, ito na tayo. Sayang hindi yan nanalo. Feeling ko pag lumaki pa kakatawan niyan, may potential sa pageant. Sabi ni Marzma. Oh, sabi niya yan. Pero tingnan natin. Baka lumaban yan in other competition. Diba? At ang nakakatawa dyan, ang nakakatawa kay Henry, magkaiba kami ng political views. Alam mo naman, di ba, yung ano niyan? Oo. Pero ano, pero close. Pero nagkakaintindihan. Oo. Excuse. Yes, salamat po sa mga dumigha. Salamat, sure. Kasi nakita mo yung picture ni ano. Di ba, nakakabuso. Hindi na yung maghahapunan. ito na. I think meron pa. Ah, meron pa. Gray Ramos. Si Gray ba to? Mm-mm, si John Ray Ramos. Talaga? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano yung tatanong mo? My question for Gray Ramos is that hanggang kailan mo ipupursue yung isang bagay kahit na sa tingin mo ay walang kasiguraduhan? Oh, magandang tanong yan ah. Si Gray kasi bakit very persistent. Kasi dahil nga kilala ko na si Gray, minsan pag may gusto siya, ganyan. Lagi talaga siyang nag-ano, parang ginagawa niya lagi. Pero kahit na alam niya na sa una pa lang, alam niyang malinaw na parang negative or walang patutunguhan, ganyan. Tinutuloy niya pa rin. Ganyan siya. That's nice. Oh, ito na. Yun lang yung tanong mo. Mm-mm. Okay. Tingnan natin, baka meron pa. Ah, wala na pala. Asumero lang na yun, no? Oh, ito na nga. Naka-open pa ang ating live. Ano to? Open pa rin ang ating live chat. Ayan, dahil pwede pa po kayo mag-free talk kasi payag po si Ma'am Shiar ng hanggang alauna. Sorry. Hindi, may fast talk tayo mamaya after nito. Mga ano lang daw, 12:30. Mga 12:15. Aabuti natin yung 700 Club Asia. Magiging 699 na lang. Alin? Yung 700 Club Asia magiging 690. Nag-gets ko na kagad, sorry. Ang bagal ng pick up ng brain cell ko. Ayan, sa 11 live viewers, ayan, pwede pa kayong mag, alam niyo, pwede pa kayong mag-send ng question if you have, kasi, or kung wala pa, at this moment, papasada muna tayo sa fast talk. Ayan, so, eto na nga. Ano yung pinaka-favorite mo sa lahat ng mga naisulat mo na series?
si Andy, si Lauren, o si Peng? Dahil? Because I can. Tsari. Kaya mo yan. Because. Panindigan mo yan, tsari. Bakit nga ba? Hindi kasi nga, siguro dahil mas nakaka-relate din ako talaga. Parang based on my experience kasi yung kwento talaga ng dito kasi magpipinsan, pero kami nga magkakaibigan. Di ba? And, ayun, kumbaga, ang dami rin pinagdaanan ng series na to, kaya very special siya for me. Tapos ako pa yung isang nagdirect. Di ba? O ito nga, kasi, isa rin sa mga katanungan dito, no? Kung ikaw ay isa sa mga character ng Andy, Lauren at Peng, sino ka doon? Si Andy because I'm rich. And then? And then I cannot buy love and happiness. My kind of seduction eh. And? And mahilig ako magmukbang. Char! Oy, coming from her ha. Coming from Mom si Arnian. Labas po ang channel. Char. Char lang. O, nandito. Sabi ni RR, Mami. Ayan. O, diba? O, ito na muna tayo. Sige, reserve your questions. Magpa-reserve na kayo ng questions nyo dyan sa comment section. Dahil magpapasada tayo sa ating... Ito na ang pinakahinihintay ko. Charing. Ako lang. Pastok tayo. Pastok. Okay. Ready? Goes. Ito na. Singapore or Philippines? Philippines. Favorite couple sa ALP? Ay! Ang hirap. All. Isa lang. Favorite nga eh. Hello. Tayo mo yan. Ano? Kenji Angel. Sabi ni RR, ayan. Para at least wala sa Andy, Lauren, Peng, diba? Doon tayo sa Kenji Angel. Doon tayo sa mga supportive. Oo, diba? Ang pangalan ng love team nila, no? Kenjel. Kenjel. Gumamit ka ng Kenjel. Gumamit ka ng Kenjel soap para madulas. Oh my God! Ang kalat! Ito na. Continuing. Umaga o gabi? Gabi. So, night owl ka? Oo. Nagsusulat ako ng mga script gabi. Manood ako sa mga series gabi. At anong oras ka nakakatulog? Mga 4 na, 5. Ah, pero gigising ako 9. Di ba kulang sa tulog? 5 oras. Yan ang hindi kayang gawin ng isang Nathaniel Subida. Pero bumabawi naman ako pag week. Oo naman. O ito na, tuloy tayo. Food na pinakaayaw mong kainin. Ay. Anong durian? Dito kasi sa Singapore maraming durian. Ah, oo nga pala. Eh, very, parang staple sa kanila. Eh, parang ang dali-daling kainin. Pero ako, hindi ko talaga kaya. Pati yung amoy. Napagalitan ako ng team. Sabi, fast talk nga yan, di ba? Oo nga naman, sorry naman. Ito na. Sorry na. Sayaw o kanta? Kanta. Hot or cold? Cold. Favorite number sa karaoke? 1009. Anong kanta yon? This girl is on fire. Okay, tuloy tayo. Biglang sample, no? Oh, ito na. Schooler. Ano school? Hindi. Tanggal ito. mali yung type nito. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Martyr ako. Ay, yun lang. Maluwag o masikip? Masikip. Masikip pa to.
Sweet or spicy? Sweet. North Pole or South Pole? Pa-North. Si Mami Mar, pa-North. Labas nga siya sa fast talk na to. Grabe ka. Oh, labas ba? Pero mas pasok siya dun. Oh, ito. In or out? In. So, pag tinanong ka kung sa labas o sa loob? Ay, ganun ba yun? Charot lang. Charot lang. Hindi yun yun. Hindi yun yun. Hindi yun yun. Pag ganun, out. Sa bahay. Oo. Oh, diba? Ah. Fast or slow? Fast, tapos mas slow. Sunrise or sunset? Pagbabae, nag-iba utak, diba? So fast, tapos slow. Oo nga naman. Sunrise or sunset? Sunset. Sex or chocolates? Ice cream. Wala sa choices, pero pwede. Ano, chocolate. Hindi ako mahilig sa sex. Swear to ito God. Nga. Lights on or lights off? Dim. Coffee or tea? Coffee. Pool or beach? Beach. Sa Boracay o sa Dubai? Boracay. Parang natanong ko na, Pauline, yung pinapatanong mo kung mainit o malamig. Natanong ko na yan. Oo. Cold. Hot or cold eh. Diba? Diba ang sagot mo kanina, Dim? Mm-mm. Doon sa like, eto, best time for sex. Alas 12 ng tanghali. Matulog ka na. Para ano? Oh, para pawis si na pawis. Nagtanong. Wasak na wasak ang puso ni Nastima. Oh, iyan. Nagtanong si RR. Luhod. Hindi pa nga ako nag-ano. Ba't ako tutuwa? Luhod okay, kasi magdadasal tayo. Oo nga. Iba yun. Kumanda ka RR talaga sa December 6. Ito na tayo, balik tayo sa mga konting tanong na lang ito ng free talk, no? Dahil, ay, may nagtanong kanina. Sir Arn, ano pang BL genre ang gusto nyo pang gawin sa mga susunod na series bukod sa love? Gusto ko naman ng ano, para mga suspense thriller, ganyan. Pwede. Dahil, wala, kasi parang ano eh, ang tawag dito, pag suspense thriller, mas maipapakita rin ng artista yung galing nila sa ano. Kasi diba pag parang laging love, parang minsan normal na ano lang, na emotions, na feelings, ganyan. At least pag suspense thriller, mas makikita mo yung parang yung ano yung depth ng pag-arte ng isang artista, kung kaya niya bang magalit, manggulat, yung mga reactions, ganyan. And yung story, parang challenging siya gawin. Kaya. Nagulat ako doon na danggil ko yung mic, sorry. Magugulatin tayo. Sorry. Ito nga. Paniguradong si Marzmat, nandiyan ka pa ba, Ma Marz? Kasi si Marzmat ang may pinakamaraming last question dito. Oo, kaabang-abang si Marzmat dito. Pero paniguradong hindi na yon. So, Marzmat, nandiyan ka pa ba? Kasi kung wala na ako na magla last question. Marzmat, tulog ka na. Pero ito na nga. 3, 2, one. Ayan, so ito na. Dahil walang tanong, okay, ito na. Ano yung pinakamahalagang kwento na natutunan mo sa buhay mo? Ang pinakamahalagang kwento talaga na natutunan ko sa buhay, ano, don't give up. Alam mo yun, yung as long as
As long as may chance, 'di ba, habang may buhay, gawin mo lang yung mga bagay na sa tingin mo ay magpapasaya sa iyo. Gawin mo yung pangarap mo kasi 'di ba, life is uncertain, 'di ba? So ayun, don't give up, just do whatever that will make you happy. Yun naman kasing mahalaga eh, yung maging masaya ka. Oh, tsaka maikli ang buhay, 'di ba? Life is so short nga, sabi nga natin, natin na lang, diba? So, kung bukas deaths na tayo, 'di ba, because of the pandemic. Oh, 'di ba? Kaya mag-ingat-ingat pa rin talaga tayo, 'di ba? So, yun na nga, guys, ang dahil nakatulog na si Ma'am si Ma'am Harz. Dito na natin tatapusin ang ating NS podcast. Tapusin na natin. Mas maraming chika sa likod, mga friend. Kaya yun na nga, guys, ang naging kabuuan ng ating NS podcast. Thank you, Ma'am Sharon, for accepting this invitation. And thank also you. Sa lahat ng bumubuo ng Bay Plus. Thank you. At sa lahat ng researcher ko dito na mga nang gulo ng kwento ng buhay. Thank you. Matulog na kayo dahil galit na ako. Charet. Eto na muna tayo. Mag-promote na muna ako kaya. Ano ba? Ako sige. Sige Ma'am, si Arnie ko pala muna mag-promote. Go. Ayun guys, thank you so much pala Kuya Nate for inviting me here, and of course sa yung technical dyan, yung mga researchers mo, sa mga nanood sa yes. atin dito tonight dyan sa baba, thank you so much for joining us, di ba? Ayan po, malapit na ang si Andy, si Lauren o si Ping this December 3 na mapapanood na ninyo ang aming pilot episode. Napakagandang kwento ng pamilya, second chances, di ba? Ano pa ba? Love, that love is love in any form. So, supportahan nyo po. Napakagaling na mga anak-anakan ko dyan, di ba? Talagang pinaghirapan namin yan. So, mag-subscribe na kayo sa Bright A Plus Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa labas ng bawat episode, di ba? Every Saturday, 8 p.m. Manila time. And palabas pa rin po ang Disturbia Horror BL, di ba? Short film namin. So, nandyan din yan sa aming YouTube channel. And abangan po ninyo, maglalabas din po kami ng Christmas Station ID ng Bright A Plus Entertainment. O, di ba? Last pa GMA and ano, ABS. Ayun lang, maraming salamat guys. And please follow Bright A Plus Entertainment sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Meron din po akong sarili kong YouTube. It's Arn TV na. Meron din po akong Facebook and Instagram. It's Arn Palencia. Sa Instagram naman, it's Arn Plain. Ganon din po sa Twitter. At ang aking TikTok ay Arn Tokyo, and meron din po akong Kumu, so it's arntolap_09. Ay lamang po, maraming salamat, and hello po sa aking mga Bright A Plus Entertainment artists. Ayan. Sa Arnians Grande. Ayan, sige. Saan? Sa Arnians Grande, ang aking supportive na ano GC fam, kina Kuya James, and Kuya Louie, and Joseph. Ayan. So, by the way, ito na tayo. Let me do my promotion. So, yun nga, guys. Don't forget to follow me on my social media accounts right here sa Twitter, sa NSPodcast03 at saka sa aking personal account. Ito na guys, ang ating promotion. Ito na tayo guys dahil uulitin natin yung promotion ha dahil ito na nga. Tanggalin ko nga ito. Ayan. December 4, 9 p.m. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Let's get to know more about RJ Ramos. Gray Ramos on the 5th of December. Ayan, marami-rami tayong ipopromote ngayon. Ang dami. On the 6th, si RR Roque. Ang first time, parang ang puti ni RR dito. Ma'am, si R ng puti ni RR. True. True colors by yarn. And then JM Parcedes will be on the podcast on the 7th of December. Meanwhile, Tristan Flores will be on the podcast this coming 8th of December, Thursday. And Tim Tupil will be on the podcast on the 9th of December, Friday yan, at 9 p.m. din po yan. Dito lang yan sa aking YouTube channel, Let's Get to Know More. And let's get to know, sino nga ba ang susunod na i-guest reveal natin this coming Wednesday habang nakaprograma para kay RR ito. At alam kong si RR ang magiging guest nga dito sa Wednesday. So yan ang ating dapat abangan. And syempre, paskong-pasko naman yung background. Sa bagay, paskong naman talaga.
Para mapanood ang season 1, iscan ang QR code na yan at i-enjoy kung saan nga ho nandyan yung naging interview noon sa Love Is at Paibig na isa sa mga na mini BL series ng Bright A3 noon. Habang isparamaskan naman ang QR code, ayan, iscan nyo na yung QR code naman para mapanood ang kabuuan ng playlist ng season 2 na hanggang sa ngayon ay umeere pa tayo. And syempre guys, for more inquiries and suggestions, ay ano yun? Uy, ano yun? Eh, parang nagulat ako. Sorry. For inquiries and suggestions, just email nspodcast03 on Gmail and on Instagram at nspodcast03. For the meantime, dahil malapit na maghating gabi, kailangan na rin natin kaagad mag-countdown. It's now 24 days before Christmas. Ang lapit na, guys. Kaya yan na nga ho ang naging kabuuan ng ating NS Podcast Season 2. Ngayong gabi, Ma'am Shiarn, again, thank you. And I hope you had fun sa mga kalokohan ng researcher ngayong gabi. Of course, ang saya. Oo, as always, thank you so much. Yes. And alam kong ito yung pangalawang upo mo dito sa NS Podcast, I remember din. Yes, so ano yung kumakalampang nung una tatlo pa yun? May mga pangalawa. Ganap lang talaga. Actually, pangalawa. Ang alam ko, no? Pangalawa. Pangalawa. Dapat nga pangatlo ito kung hindi dahil doon sa... And by the way, open ang channel. Ayan. And also, nakasupport ang buong channel. Ang aking channel. At syempre, ako rin. Nakasupport din ako sa inyo dyan sa Bright A Plus. Kaya ko to. Nakasupport tayo. Siyempre guys, katulad nga na sinabi ni Ma'am Shiarn, abangan ang si Andy, si Lauren o si Peng this coming 3rd of December, Saturday, 8 p.m. at siyempre 9 p.m. sinabi ko rin sa kanya ang aking live reaction agad-agad. So yun na nga guys, sa naging kabuuan ng ating NS Podcast. Sa gabing ito, abangan nga ho ang susunod na NS Podcast this coming Sunday, as I said. And syempre, yun na nga po. At medyo lutang na yung brain cell ko sa sobrang saya ngayong gabi. Alam mo yon yung mga kalokohan kanina ng researcher. Pero thank you rin sa inyo. Thank you rin kina RR sa lahat ng mga nasa Bay Plus at yung mga viewers natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ako po si Nathaniel Subida at ito po naging kabuuan ng ating NS Podcast Season 2 kung saan ang kwentuhan at bardagulan in one. Maraming salamat, Ma'am Shiarn. Huwag ka muna bababa, may photo off pa tayo. Bye! Paskong-pasko yung background talaga. See you on Saturday, mga friend.